Hello po, Sir Dan. Makailang beses ko na po talagang inisip kung kanino nga ba ako magpapadala nitong kwento ko. Dahil nga po sa dami ng narrator na pinapakinggan ko. Pero dahil ikaw talaga ang nag-reply agad sa akin sa comment section, kaya dito na po ako nagpadala. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Nonoy. Malayaw ko talaga yan. At ako ay nakatira dito sa Duwinyas, Iloilo. Marinig nyo pa lang yung pangalan ng lugar. Alam kong meron ng tumatakbo sa mga utak ninyo. Pero nangyari ito taong 2003. Nung medyo lipas na ang mga usap-usapan. Tungkol sa mga aswang. Doon sa baryo namin. Sikat pa rin naman at napag-uusapan. Pero kung baga medyo lumipas na po yung panahon. Kung kailan talaga pinakamatunog ang lugar namin dahil sa kwento ni Kapitan Gimo. Pero itong kwento ko ay hindi naman tungkol doon. Bakasyon po noon kaya walang pasok. Buwan po yata ng Mayo dahil naalala ko naman po na pumupunta kami sa simbahan tuwing hapon para magpaturo po ng dasal. Ganon talaga noon tuwing buwan ng Mayo sa lugar namin. Nga pala, hindi ko na po sasabihin pa kung saan talaga banda mismo. Basta sakop po ng Duwinyas. 12 yata ako ng mga panahon na iyon. Dahil naalala ko na mag-high school na po ako noon sa pasukan. Pero dahil bakasyon pa naman, puro laro lang po muna yung inaatupag naming mga bata noon. Hindi tulad ngayon na 12 anyos pa lang, nakailang jowa na at iba na ang trip sa buhay. Noong araw, pag mga ganong edad tulad namin, wala pa talagang masyadong alam sa buhay. Lalo na nga po sa mga probinsya. Palagi po kaming nasa labas noon. Naglalaro kasama ang iba pang mga kabataan sa lugar namin. Hindi naman ganon karami ang mga bahay doon banda sa amin. Pero karamihan po kasi noong araw, medyo marami talagang mga anak. O baka doon lang din po banda sa amin. 5 po kaming magkakapatid eh. Pero yung iba po naming mga kababaryo, mas marami pa pong miyembro ng pamilya. Bihira ka pong makakita noon doon sa amin na isa o dalawa lamang ang anak sa kanilang pamilya. Kaya marami talagang mga bata doon sa amin. Isa nga po sa nakahiligan naming laruin noon ay ang taguan. Madalas po simula hapon hanggang abuti na po kami ng gabi. Sa larong taguan din po nagsimula ang kakaibang pangyayari dito sa kwento kong ito. Naglaro kami kasama pa ang ibang mga bata. Siyempre kapag taguan, lahat talaga ng posibleng pagtaguan nasubukan na rin namin eh. Nagtago kami noon sa isang tuyong sapa. Natuyo na po kasi ito dahil sa tag-init. Doon po kami mismo sa loob. Maliit lang po yon pero dahil mahaba po yung mga damo sa gilid, pwede rin po talaga siyang pagtaguan. Lumipas ang ilang minuto at unti-unti nang nahahanap ng taya yung ibang nagtatago. Yung taguan po kasi namin dapat hanapin talaga ng taya yung lahat ng nagtatago, tapos yung pinakauna po nitong nahanap yung magiging sunod na taya. Isa lang po ang kasama ko noon, ang kaibigan kong si Junel. Nakikita po namin noon sa malayo na doon na po banda papunta yung taya sa aming laro. Alam po namin ni Junel na mahahanap po kami nito doon. Kaya lumipat nga po kami ng pwesto. Mahaba naman po yung mga damo. Kaya tumakbo lang po kami habang nakayoko. Napadpad nga po kami doon sa may bahay banda ni Mang Ariel. Kababaryo po namin. Doon kami banda sa may kusina po nila. Bihira lang kaming mapadpad doon.
At madalas pa, hindi kami lumalapit doon banda sa bahay ni Mang Ariel. Dumidilim na rin noon dahil hapon na rin kaming nagsimula. Marami pong mga tanim na bayabas doon. Nung una, kumuha lang po kami ng bunga. At hindi talaga kami umalis dahil ayaw po naming magpahanap doon po sa taya. Habang kumakain po kami ng nakuha naming bunga ng bayabas, nakarinig po kami bigla na parang may kung anong nakakadena na nagwawala. Pinakinggan po naming maigi at meron pong nag-aangil. Doon ang galing ang tunog sa loob ng bahay ni Mang Ariel. Siyempre, kami po ng kaibigan ko, sumubok po kaming sumilip at mukhang hindi naging magandang ideya ang aming ginawa. Ang alam po namin, dalawa lang po sila ng kanyang asawa yung nakatira doon sa bahay. Yung kaisa-isa po nilang anak ay nasa Maynila na po nagtatrabaho. Medyo matanda na po kasi silang nag-asawa. Kaya isa po si Mang Ariel at ang kanyang asawa doon po sa bihirang bihira lang na iisa lamang yung anak doon sa baryo namin. Yung kusina po nila Mang Ariel, medyo marami na pong mga butas. Gawa lang po sa tabla yung dingding ng bahay. At sobrang luma na rin po nun, kaya marami ng butas. Dumapa nga po kami ng kaibigan ko noon para sumili po doon sa mga butas. Habang ginagawa po namin yon, mas nagiging klaro po sa amin yung aming naririnig. Meron talagang nag-aangil na parang mabangis po na hayop. At kung ano man yon, alam po naming nakakadena yon. Lalo at naririnig talaga namin ang tunog ng kadena. Yun bang tipo na parang merong nagpupumiglas? Sa unang silip po namin, hindi agad namin nakita. Lalo at yung ilaw po sa bahay ay medyo luma na rin po yung bombilya na parang hindi na rin magtatagal. Ilang sandali pa, meron pong nagsalita na parang galit po yung tono na boses po ng babae. Pasigaw po itong humihingi ng makakain. Doon na po namin natumbok kung nasaan po ito banda nakapwesto. Nakakadena po ito. Habang nasa isang sulok po ng kusina, malapit sa may mesa, kaya hindi agad namin napansin. Nagwawala po ito. At ang kakaiba, naglalaway rin. Kilala po namin yung babae. Walang iba kundi yung asawa ni Mang Ariel na si Aling Josephine. Buhagag po yung buhok nito at talagang naglalaway. Nakadapa rin po ito na parang wala sa kanyang sarili. Maya-maya pa, naglakad po papunta doon si Mang Ariel na merong dalang plato. Ang sabi po nito, babalik na rin bukas yung manggagamot. Kaya hindi kita pwedeng pagbigyan sa hinihingi mong buhay na hayop. Pakiusap, bumalik ka na sa dati. Wika po nito. Kaya nagtayuan agad ang balahibo namin noon. Nanlilisik po yung tingin ni Aling Josephine kahit sa kanyang sariling asawa. Ganito na lang ba tayo tuwing gabi? Kinikilabutan na ako sa'yo. Hindi ka na makakilala ng tao eh. Sambit pa po noon ni Mang Ariel. Sabay nila pag po nito yung plato doon po sa sahig. Nung ginawa niya iyon, parang hayop na nilantakan ni Aling Josephine yung nasa plato. Doon ko na po napansin na parang hilaw yon na karne. Dahil kitang kita ko po mula sa aming kinalalagyan. At hindi lamang yon, habang kinakain yon ni Aling Josephine na parang wala na sa kanyang sarili. Nakita talaga namin ni Janelle na bukod sa labis na paglalaway, meron ding mga pangil si Aling Josephine.
Hindi ako pwedeng magkamali. Lalo at kitang-kita yon. Dahil sa paraan ng pagkain na ginagawa ni Aling Josephine. Habang nangyayari yon, napansin kong nanginginig na po sa takot si Junel. Na ganun rin naman po yung aking pakiramdam noon. Sa ganun pong edad, dapat nga po sumigaw na po kami noon sa takot at tumakbo. Pero hindi namin ginawa. Ramdam ko po noon yung mga kalamnan ko na talagang nanginginig dahil sa kaba. Pero sinenyasan ko po si Junel na pilitin niyang tumahimik. Napasili po kami ulit noon nung magsalita po ulit si Mang Ariel. Ang sabi po nito sa kanyang asawa, sa tinatakbo ng lagay mo, mukhang tama nga siguro ang albularyo na napakababa ng tsansa mong magamot. Aswang ka nga talaga siguro na, Josephine. Sambit pa po noon ni Mang Ariel. Nahalatang litong-lito na rin po sa mga nangyayari. Nakalimutan na po namin ni Junel noon ang nilalaro naming taguan. At sa totoo lang, gusto na po naming umuwi noon agad. Dahil doon ay hindi na talaga namin kinaya ang mga nasaksihan namin. Kaya tumayo na kami at aalis na po sana. Ngunit dahil sa pagkataranta at kaba, nasagi po ni Junel ang mga nakatumpok na bote at lata doon po banda. Nagkandatumba talaga yon at naglikha ng ingay. Tumakbo na ako noon, pero itong si Junel, imbes na tumakbo ay lalo pang natigilan. Dahilan para makita siya agad ni Mang Ariel. Ako naman hindi ko na rin magawang iwang mag-isa doon. Ang aking kaibigan kaya agad nga po akong bumalik. Pero dahil po doon, pati ako ay tinawag din po ni Mang Ariel. Mahina ho naman yung boses nito. At hindi ko rin talaga maiwan si Junel kaya lumapit na talaga ako. Hindi ko rin talaga alam bakit ko pa ginawa yun eh. Siguro dahil alam ko naman na hindi naman masamang tao si Mang Ariel. Nagtanong ito agad sa amin kung meron ba daw kaming narinig o nakita. Doon na po kami hindi nakatanggi at inamin po namin na narinig at nakita namin yung lahat. Nanginginig pa yung mga labi namin noon kapag nagsasalita dahil nga po sa takot. At dahil nga po nasa labas kami, ayaw naman po ni Mang Ariel na merong ibang makarinig. Kaya pinapasok po nito kami sa loob ng bahay. Hinila lang po kami nito, papasok po doon sa kanilang bahay. Doon na po namin mas malapit ang nakita ang kanyang asawa na nakatali ng kadena. Kahit saan ko po tignan, hindi talaga yon ordinaryo. Nag-aangil pa nga po ito na parang hindi kami kilala nung nakita nito kami. Galit na galit lang po ito. Nahalatang wala sa kanyang sarili. Kaya ganon ka-agresibo. Nakakatakot po yung mukha nito. Ang sabi po ni Mang Ariel noon, huwag naman daw sana naming husgahan ang kanyang asawa. Dahil hindi naman daw nito ginusto ang mga nangyari sa kanya. At nahawaan lang din. Ipinapagamot daw nila pero tatapatin daw kami nito. Na mukhang alanganin na raw talaga na gamutin pa ang kanyang asawa. Kung titignan po namin, sang-ayon po kami doon. Iba na po yung itsura eh. Na talagang malalaman mo na isa na nga pong aswang si Aling Josephine. Yung tipong parang wala na pong remedyo at malabo ng gamutin. Kinausap po kami ni Mang Ariel noon. Napapuntahin daw namin ang mga tatay namin doon kinabukasan. Dahil sila raw po yung gustong makausap ni Mang Ariel tungkol nga po sa mga nangyari. Nakiusap rin po ito na habang hindi pa raw niya nakakausap ang mga tatay namin, huwag raw sana kaming magkwento kahit kanino. Pagkatapos po noon, umalis na nga po kami. Tumakbo pa nga po kami ni Junel noon pagkalabas po namin ng bahay. Dahil takot na takot pa rin kami.
dahil hindi pa rin nawawala ang kabang nararamdaman namin noon. Bago kami umuwi, napag-usapan po naming sundin na lang ang pakiusap ni Mang Ariel. Kinabukasan, sinabi nga po namin sa aming mga ama at maswerte naman pong naniwala ang mga tatay namin. At pumunta nga po sila doon kila Mang Ariel. Nasa labas lang po kami ng kaibigan ko noon. Matagal-tagal rin po yung kanilang naging usapan. Inabot siguro ng mga isang oras bago po sila lumabas. Pagkatapos po noon, kami naman po yung kinausap. Napagkasunduan po naming lahat doon na wag na nga pong ipagkalat kahit kanino. Dahil baka magamot pa raw. Pero ayoko na po kayong paasahin pa na naging maayos ang mga nangyari pagkatapos noon. Dahil mga 2 linggo lang po yung nakalipas, wala na po. Nabalitaan na po naming pumanaw na si Aling Josephine. Inantay lang po nito yung kanyang anak na makauwi at lumisa na nga po ito. Ang sabi po ng tatay ko noon, mukhang hindi daw talaga nagamot ng albularyo. At mukhang yung anak na lang daw yung tumanggap o baka si Mang Ariel mismo para makapagpahinga na po si Aling Josephine. Huling balita daw kasi ng tatay ko, mukhang hindi raw kinakaya ng katawan ni Aling Josephine yung kanyang pag-aswang. Kung totoo man pong nilipat nga sa kanyang anak o kay Mang Ariel mismo, hindi na po namin nalaman pa. Dahil pagkatapos pong mailibing ni Aling Josephine, sumama na rin po si Mang Ariel sa kanyang anak, pabalik doon sa Maynila. Siguro nga, hindi talaga nagagamot kapag nakakain na ng hayop. Ganon talaga siguro. Maliba na lang kung sobrang galing ng albularyo. Hanggang dito na lang din po itong kwento ko. Maraming salamat po sa lahat ng mga nakinig. Binabati ko ang lahat ng mga tagapakinig. Sana ay nasa maayos po kayo ngayon habang nakikinig dito sa kwento. Magpapakilala po muna ako. Tawagin ninyo ako sa pangalang Jaime, 49 at nakatira sa probinsya ng Iloilo, sa isang baryo na medyo malayo talaga sa syudad. Hindi paabot ng kuryente ang baryo namin ng mga panahong mangyari ito, kaya rin siguro maraming mga kwento noon patungkol sa mga aswang. Tuwing hapon, kasama ko po noon ang mga kaibigan ko na tumatambay sa maliit na basketball court na kami-kami lang din po yung gumawa para makapaglaro. Pagkatapos po naming maglaro, madalas po naming mapag-usapan noon ang mga kwento kung sino nga ba yung mga pinaghihinalaang aswang sa baryo namin. Ang sabi po ng isa kong kabarkada, ayon daw sa kanyang lola na may kaalaman nga rin po sa panggagamot, dumadami na raw talaga ang aswang sa baryo namin. Pero masyado lang daw maingat ang mga ito at magaling na rin makipaghalubilo sa ibang mga tao. Meron daw na halatang nag-aabang lang ng tiyempo. Pero may mga kilala rin daw yung kanyang lola na parang wala naman balak mang biktima ng tao. Ito pong lola niya ay kilala rin po sa baryo namin na meron nga pong kaalaman. Hindi naman po yung tipong parang albularyo talaga. Pero ang alam po namin ay marami po itong alam sa mga bagay-bagay na hindi alam ng isang ordinaryong tao. Ayon din po sa barkada ko na tawagin na lang nga po nating Romel, meron din daw gabay ang kanyang lola na tumutulong sa kanya sa mga bagay-bagay at nagtuturo sa kanya ng mga kaalaman. Kaya dahil nga po doon, naniniwala po kami sa sinabi ng kanyang lola na dumadami ng araw po talaga yung aswang sa baryo namin. Maya-maya pa po, bigla na lang pong tumayo ang isa pa naming kabarkada na tawagin naman po natin Jose. Agad po itong nagpaalam na uuwi na raw ito, lalo at siya pa raw yung magluluto sa kanilang bahay. Natahimik po kaming lahat sandali noon. Dahil habang nagkukwentuhan po kasi kami,
nakaligdaan po namin na isa pa lang kanyang lola sa mga pinaghihinalaang aswang sa baryo namin. Ginanahan lang po kami masyado sa kwentong kababalaghan na hindi na po namin naisip na baka hindi pala magandang pag-usapan yon, lalo at nandoon nga po si Jose. Hindi naman po kasi lingid sa kalaman naming lahat ang tungkol sa kanyang lola. Nagsimula po yun nung may isa pong kababaryo na nakita daw yung matanda na nakadapa sa ilalim ng silong ng isang bahay nung meron nga pong buntis doon na nanganganak. Ayon pa sa nakakita, nung tinawag daw po niya ito, napakapula raw po ng mata. Bumalik lang daw sa normal nung natauhan na ito at nagpalusot lang daw ito. Nahinahanap raw niya doon ang kanyang alagang aso. Na talaga naman pong kahit sino ay magtataka po doon. Dahil bakit naman doon niya hahanapin ang kanyang aso? Kahit wala naman daw pong kahit ano roon sa ilalim ng bahay. At isa pa, kakaiba raw po yung pagkakadapa nito. Nahalata raw na sinisilip nito ang nasa loob habang nakayuko sa doon sa ilalim ng bahay. Gawa lang kasi sa kawayan ng sahig ng bahay na makikita mo talaga mula sa mga siwang. Simula po noon, naging matunog na po ang usap-usapan tungkol sa kanya. Para po hindi magkalituhan, Romel po yung pangalan ng kaibigan kong meron nga pong lolang manggagamot. Habang tawagin naman po natin Jose, yung kaibigan po namin na yung lola nga po ay pinaghihinalaang aswang sa aming baryo. Lumipas po ang ilang linggo noon at umuwi po doon yung pinsan kong babae. Nagulat po kaming lahat noon dahil buntis na po ito sa kanyang pag-uwi. Pero hindi po niya kasama ang nakabuntis sa kanya. Galit na galit po noon yung tito ko dahil nalaman nga po nito na wala daw balak yung lalaki na panagutan ang dinadala ng pinsan ko. Ngunit wala naman po kaming magagawa noon. Lalo at taga Maynila po yung nakabuntis sa kanya at wala rin naman pong pera ang aming pamilya. Itong pinsan ko po na ito ay kaedad ko lang po. At kahit babae nga po siya, ay sobrang close po namin mula pagkabata. Kaya nalungkot rin po ako sa kanyang pag-uwi na ganun po yung kanyang sitwasyon. Dahil po doon, lagi ko po itong pinupuntahan noon para kausapin at nang hindi niya damdamin masyado ang kanyang sitwasyon. Lalo at noong araw po, kukutsain ka talaga ng mga tao kapag bata ka nang nabuntis tapos wala pang ama. Parang lumiliit po sa iyo ang tingin ng lipunan kapag ganun po yung nangyari sa iyo noong araw. Isang hapon po noon habang nagkukwentuhan po kami ni pinsan, bigla pong dumating si Lola Pining, yung lola nga po ni Jose. Malapit lang po kasi yung kanilang bahay doon. Meron po itong dalang merienda, kakanin. Ang sabi po nito, baka gusto raw po ng pinsan ko kaya nagdala daw siya. Ito namang pinsan ko, nakakabalik lang nga kaya walang kaalam-alam sa balita. Agad naman po niyang tinanggap yon at titikman po sana nito agad. Nakita ko ang kakaibang ngisi sa mukha ng matanda nung nakita niyang gawin yon ng pinsan ko. Sinubukan ko pong agawin ng pinggan. At sinabi ko po na baka hindi okay sa kanyang pagbubuntis dahil nga po matamis. Pero tinignan po ako ng masama ng matanda noon. Sabay sabi po nito na wala naman daw sigurong masama doon kahit kumain lang ng konti ang pinsan ko. Kaya wala po akong nagawa noon. Lalo at nahihiya naman po akong prangkahin ang pinsan ko at baka marinig po ng matanda. Kaya kumain po talaga ang pinsan ko. Nakaitim po ito ng damit noon, kaya sinita rin po ito ng matanda. At ang sabi po nito, "Iha, huwag kang magsuot ng itim kapag nagbubuntis ka. Hindi raw maganda yan," sabi ng iba. Sambit pa po nito. Nung tinanong ko naman kung bakit ay wala naman po itong masagot. At tanging matalim lang pong titig sa tiyan ng pinsan ko ang kanyang naging tugon. Ako naman hindi man lang po kumain kahit konti. Bigla lang talagang kumain yung pinsan ko na hindi ko na po napigilan pa.
Pagkatapos po nun, agad naman pong umuwi yung matanda. Doon na po ako nagkaroon ng pagkakataon na sabihin kay pinsan ang dahilan kung bakit ayaw ko po sanang kumain siya ng binigay ng matanda. Nung malaman po yun ni pinsan, makailang ulit po niyang pinilit na sumuka doon po mismo sa labas ng kanilang bahay para maisuka nga niya ang nakain niya na bigay ng matanda. Natakot din po kasi ito. Nakailang subok rin po siya bago siya nagtagumpay at naisuka niya ang kanyang kinain. Habang ginagawa po niya iyon, kinilabutan po ako agad noon nang makita ko po si Lola Pining sa bintana ng kanilang bahay. Nakatayo lang po ito doon habang tinitignan po kami. At kahit mga ilang metro pa ang layo ng bahay nila doon sa bahay nila pinsan, nakita ko talagang ang sama ng tingin nito. Malamang ay alam na niya na meron akong sinabi kay pinsan. Wala po noon sila tito at tita, kaya solo lang po yung pinsan ko sa kanilang bahay. Mabuti na lang po at nandoon ako, dahil kung wala ako, baka iba pa po yung nangyari. Nung makita ko pong ganun pa ang reaksyon ng matanda, nakaramdam rin po ako ng galit noon. Sinubukan ko pong patakan ng kalamansi ang ibinigay niyang kakanin. Binudburan ko rin po ng asin, sa pag-asang lalabas po yung tunay na itsura ng kanyang ibinigay na pagkain. Pero wala pong nangyari noon eh. Kaya ang ginawa ko po, tinapon ko na lang sa labas po mismo ng bahay. Wala na akong pakialam noon kahit makita pa ng matanda. Basta ang sa isip ko po noon, hindi muna ako uuwi sa amin hanggang hindi pa nakakauwi ng bahay ang mga magulang ni pinsan, para meron nga siyang kasama. Ngunit inabot na po kami ng dilim noon bago namin narinig na dumating na po sila tito at tita sakay ng kanilang motor. Paglabas po namin, laking gulat ko po noon, Sir Dan, sa aking agad na napansin. Yung ilaw po ng motor ni Tito ay sakto talaga doon sa parte kung saan ko po banda tinapon yung pagkain. At napansin ko po noon na nagbago na po iyon. Nilapitan ko agad para kumpirmahin. At totoo nga po, yung kakanin pong tinapon ko, nangingitim na po, at bukod pa po doon, meron na pong mga uod. Inuuod po talaga yung kakanin. Siguro dahil umepekto pa rin po ang ginawa kong pagpatak ng kalamansi at pagbudbud ng asin. Hindi lang po ako sigurado kung saan nga po sa dalawa ang umepekto. Halos masuka po kami noon ni pinsan nang makita po namin yon. Mabuti na lang nga po at pinili talaga ni pinsan na mailabas yon sa kanyang katawan. Sinabi nga po namin kay tito ang lahat at pumasok nga po kaming lahat sa bahay. Ang sabi po ni tito noon, kalmahan lang daw po namin at kakausapin daw namin ng maayos yung matanda. Dalawa po kaming lumabas noon at balak po naming puntahan ang matanda sa bahay nito. Dalawa lang naman po yung bahay doon sa parting yon, yung kila tito at yung sa matandang si Lola Pining. Dalawa lang din po sila ng asawa niya na nakatira po doon sa kanilang bahay. Paglabas nga po namin ay meron nga po kaming bitbit na itak pareho. Lalo at mahirap na at baka bigla po kaming atakihin. Lalo at minsan daw po, nagiging agresibo talaga ang mga aswang. Palihim po akong naglagay ng asin noon sa aking bulsa. At nung kumatok po kami, yung asawa po niyang lalaki yung nagbukas po sa amin. Halatang wala pong kaalam-alam yon, dahil makikita po agad sa kanyang itsura ang kalituhan. Gusto pa nga po kaming papasukin at bitawan daw po namin ang mga itak para mapag-usapan daw po ng maayos kung ano man ang naging problema. Pero sumigaw po noon si Lola Pining na wag na wag daw kaming papasukin. Kaya direkta na pong sinabi ni Tito ang tungkol sa kakanin. Ngunit nagmaang-maangan pa po noon si Lola Pining. Doon na po nag-init ang dugo ni Tito at prangkahan po niyang sinabi na aswang si Lola Pining at balak pa po sana nitong biktimahin ang pinsan ko. Nung sabihin po yun ni Tito, bigla pong lumapit doon banda sa pinto si Lola Pining.
Ang talim po ng tingin nito at sinabihan po niya ang asawa niya na kumuha muna ng tubig sa kanilang kusina. Pagkaalis nga po ng kanyang asawa, ang sabi po nito sa amin, "Talagang hinahamon niyo ako, ano? Huwag niyo akong subukan at baka patulan ko kayo." "Oo, aswang ako. Eh ano naman?" Sabi pa po nito habang palingon-lingon na halatang hindi po yun alam ng kanyang asawa. Nung akmang papasok po sa loob si Tito, bigla pong nagbago ang itsura ng matanda. Yung tipong parang bigla po itong nagalit, naatakihin po sana nito yung tito ko. Doon ko na po mabilis na dinukot ang asin sa aking bulsa. At walang pag-aalinlangan ko pong sinabo yon kay Lola Pining. Naisaboy ko po yon sa kanyang mukha at sa kanyang leeg. At sinasabi ko po sa inyo, medyo iba na po yung itsura noon ng matanda. Kaya nung ginawa ko po yon, sumigaw po siya ng sumigaw dahil po sa sakit. Yung tipong parang nasunog po yung kanyang balat dahil po doon sa asin. Ganon po yung epekto noon na halatang nasaktan po ito. Siyempre nagpanik po yung kanyang asawa. Yung sigaw po ni Lola Pining noon, parang angil na rin po na galit na galit. Nung nangyari po yon, natigilan po kami. At bigla ko na lang pong narinig yung boses po ng kaibigan ko. Tumatakbo po ito papunta doon sa bahay at sumisigaw po siya na wag daw naming saktan ang kanyang lola. Nagkataon pa talaga na pumunta po si Jose doon, kaya sa pakiusap po niya ay hindi na po kami pumasok pa ng bahay. Dinig na dinig po namin ang sigaw ni Lola Pining noon na pagbabayarin daw niya kami. Pero nung pumasok na po doon si Jose, nagawa naman po niyang pakalmahin ng matanda. Sigurado na po kami noon na totoo nga pong aswang ang matanda. Pero pinakiusapan po kami ni Jose na umalis na po kami muna. Kaya ginawa naman po namin. Kinabukasan po niyan, talagang pinabarangay pa po ni Lola Pining si Tito. Dahil nga po sa mga akusasyon daw sa kanya. Pero nung nasa barangay hall na po si Tito, hindi naman po sumipot si Lola Pining. Doon na po kami kinausap ni Jose noon na baka nagpadala lang daw sa galit ang kanyang lola. Kaya inutusan nito ang kanyang asawa na ipatawag sa barangay si Tito. Pero sa hula po namin noon, hindi lang talaga niya naisip na baka andun pa yung ebidensya mismo sa kanyang katawan, kaya hindi siya makapunta. Ang sabi ni Tito, baka hindi pa daw gumagaling agad ang kanyang sugat dahil nga po sa pagsaboy ko ng asin. Umuusok po kasi talaga ang kanyang balat noon nung ginawa ko po yon, kaya natakot po ito ng sobra. Simula po noon, hindi na po natapos ang hidwaan namin sa kanilang pamilya. Lumipat din po sila ng bahay. At kahit wala na po ang matanda ngayon, balita po namin ay pinasa rin po nito sa kanyang kamag-anak. Pero kami po ni Jose, nanatili po kaming magkaibigan. Ang usapan lang po namin ay wag na naming banggitin pa ang nangyari kapag magkasama kami. Nirespeto din po yon ng iba pa naming barkada, lalo at mabuting tao naman po si Jose. Itong kwento ko po na ito ay patunay na pinapadaan talaga ng mga aswang sa mga pagkain ang kanilang pang-aaswang. Gaya na lang kung anong ginawa niya sa kakanin. Kaya wag na wag po kayong kakain ng kahit anong galing sa isang pinaghihinalaang aswang. Ito po yung kwento ko at maraming salamat po. Arturo nga po pala ng Iloilo. Medyo maedad na rin at nangyari ang kwento kong ito noong dekada 80 pa. Ngayon lang ako naglakas ng loob na magbahagi ng kwento ko. Dahil na rin sa pangungumbinsi ng aking anak na naunang naging tagapakinig sa programa ninyo. Siya lang din ang dahilan kung bakit pati ako at ang asawa ko ay nakaugalian na rin makinig sa mga kwento dito. Katunayan, madalas rin po akong mag-comment. Tulad nga ng sabi ko, taga Iloilo po kami.
bandang norte ng Iloilo na hindi ko nababanggitin pa. Binatilyo ako ng mangyari ito noong dekada 80. Siguro mga 1981 o 82. Diyan lang po banda kung tama yung pagkakaalala ko. Noong kabataan po namin ang kapatid ko, hindi kami hinahayaan ng nanay ko na maglaro sa labas ng gabi. Sa kadahilan ng marami raw dumadayong aswang sa baryo namin tuwing gabi. Naging lugar ng pangangaswang ang baryo namin ayon kay nanay. Hindi po ito yung tipong tinatakot lang po nito kami. Seryoso yung nanay ko doon. Sa kanilang dalawa ng tatay ko, siya talagang mas naniniwala sa mga ganong bagay. Kami naman ay sumusunod lang din lagi. Mga 12 taong gulang yata ako noon nung manganak ulit yung nanay ko sa bunso naming kapatid. Nakahabol pa talaga sila ng tatay ko ng isang babae. Bale, 3 lalaki at nag-iisang babae yung bagong panganak. Itong nanay ko na ito ay nagtitinda ng prutas at gulay sa harap lang ng bahay namin para makatulong din kay tatay na noon ay isang karpintero. Murang-mura lang din yung bayad sa karpintero noon. Kahit buong araw pa yung trabaho. Minsan nga nagpapagawa yung iba. Tapos iutang pa ang pangbayad sa karpintero. Mabait lang talaga yung tatay ko kaya pinagbibigyan pa rin ito. Minsan nga lang inaabot pa ng ilang buwan bago mabayaran. Ganon kakunat ang mga kababaryo namin noon. Dahil nanganak nga yung nanay ko, syempre kailangan muna itong magpahinga sa pagtatrabaho. At ibuhos muna ang oras doon sa kapatid namin. Kaya yung nangyari, ako munang pumalit kay nanay sa pagbabantay sa mga paninda niyang gulay. Ako muna yung umasikaso, lalo at ako naman din ang alalay niya doon. Sakto naman din na meron kaming 3 puno ng Indian mango kung saan marami talagang mamunga. Itong panahon po na ito, sa maniwala kayo o hindi, bihira lang po yung merong tanim na Indian mango sa lugar namin noon. Espesyal pa talaga siya na prutas noon. At nung huli pa siya naging parang ordinaryo na lang, dahil nga sa dami na rin ang may ganong tanim. Pero itong panahon na ito, bibihira talaga ang may tanim na Indian mango sa lugar namin. Tuwing namumunga po yon, inaakyat ko yon at binibenta ko yung bunga. Mura lang din noon. 1 kilo yata, nasa 5 piso lang ang benta ko noong araw eh. Madalas pa bumibili ako ng alamang at nagbibenta rin ako ng may kasamang bagoong alamang. Dinadayo po yon noon sa amin. Pati po yung mga taga-ibang baryo, pumupunta po doon para bumili. At konektado po dito yung kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayon. Dahil nga maraming bumibili, ay medyo dumami na rin talaga ang mga tao doon sa amin tuwing hapon. May mga tumatambay na rin doon at yung kapitbahay namin ay nagbenta na rin ng halo-halo. Kaya talagang mas dumami yung tao. Mukhang okay naman yung lahat hanggang sa magsimula na ang kakaibang pangyayari. Mga 1 linggo ang nagdaan, may weirdong matandang babae na napadaan doon. Meron po itong baston at medyo kuba na rin. Ako yung nagbabantay noon sa mga paninda habang naroon din nakaupo yung nanay ko. At buhat-buhat naman ang tiyahin ko ang sanggol kong kapatid. Malayo pa lang ang matanda, napansin ko na po agad yon. Napatingin ako dahil hindi ko yun kilala. Habang tuloy-tuloy lang ito sa kanyang paglalakad. Kahit merong baston at medyo kuba na, hindi naman yung tipong sobrang bagal nitong maglakad. Sakto lang din. Napatingin lang siya doon sa amin pero diretso naman ang kanyang lakad. Nagkataon noon, nakakaalis lang din ang karamihan sa mga tao doon dahil mga 5:30 na rin ang hapon. Mga 1 hakbang pa lang na nakalagpas ang matanda sa pwesto namin. Bigla itong lumingon at naglakad palapit sa amin. Doon ko na napagmasdan ang itsura ng matanda. Kulubot na talaga at meron itong peklat sa kanyang leeg. Mukhang dahil sa malalim na sugat, pero hindi ko naman masyadong binigyan ng pansin. "Ano po yung atin, Lola?" tanong ko po noon.
Ngumiti lamang yung matanda at nagtanong ito sa amin. Kung meron ba daw kaming kilalang Alex. Anak daw kasi nito na nabalitaan daw niya na doon na sa baryo namin nakatira. Matagal na raw niyang hinahanap eh. Sumagot naman yung tita ko noon na wala nga kaming kilalang Alex dahil yun naman yung totoo. Pagkatapos itong sagutin ng tiyahin ko, bigla pong nahimatay yung matanda. Literal na natumba talaga ito sa harap namin. Medyo nataranta kami noon. Siyempre, inalalayan po namin yung matanda, paupo sa upuan. Pinaypayan rin namin. At mga isang minuto lang siguro, agad naman po itong nagkaroon ng malay. Pinainom agad namin ito ng tubig. Doon na nga po nagkwento yung matanda na hindi pa raw pala siya nakapananghalian. Kaya pinakain namin ito. At nagtanong-tanong na rin kami habang nangyayari yon. Nakakaawa talaga yung matanda. Nagpakilala itong Lola Anita. Ayon sa kanya, matagal na raw niyang hinahanap ang kanyang anak at nilalakad lang daw niya ang mga baryo at talagang iniisa-isa daw niya. Nung tinanong namin siya kung taga saan ba siya, ang sabi nito, mga 2 barangay pa daw yung layo mula doon sa barangay namin. Umiiyak po noon yung matanda nung sabihin niyang ilang taon na raw pala talaga niyang hinahanap ang kanyang anak. Pero nagmamadali na raw itong mahanap talaga iyon dahil nag-aagaw buhay na raw ang kanyang asawa. At hiling daw nito na makita muna yung kanilang anak bago ito pumanaw. Ni hindi nga raw nila alam kung nakapangasawa na ba yung kanilang anak. Mukhang hindi na raw magtatagal talaga yung buhay ng kanyang asawa. Gusto lang daw sana niyang makita man lang ng anak niya ang kanyang ama sa huling sandali. Yun po yung sabi ng matanda noon. Hindi ko alam noon pero sa edad kong 12, hindi talaga ako komportable sa matanda. Pero habang patuloy po itong nagkukwento, parang nakumbinsi na rin po ako dahil nang ibabaw po sa akin yung awa. At ganun rin yung naramdaman nila nanay. Talagang naawa po kaming lahat na nung aalis na sana ito, ay sinabi po namin sa kanya na doon na lang muna ito magpalipas ng gabi at kinabukasan na lang ipagpatuloy ang paghahanap sa kanyang anak. Talagang awang-awa po kami noon eh. At madilim na rin po at nag-iisa na lang siya sa kanyang paglalakad. Kung babalikan po namin, hindi rin talaga namin alam kung bakit parang hindi man lang kami nakapag-isip ng kung ano at nang ibabaw lang talaga yung purong awa. O baka merong ginawa sa amin yung matanda para maramdaman namin yon. Nagkataon pa na hindi umuwi yung tatay ko ng gabing yon dahil meron itong importanteng lakad. Nung gabing yon, tuwang-tuwa po yung matanda sa kapatid ko. Hinawak-hawakan po nito yung sanggol. At kinarga pa nga po nito sandali. Naalala kong umiyak yung sanggol nung kinarga siya ng matanda. Kaya ipinasa rin po agad nito kay nanay yung kapatid kong sanggol. Mga 9 po siguro nung magdesisyon na po kaming matulog. Yung isa kong kapatid noon, yung natulog muna sa sala. At yung matandang si Lola Anita, yung natulog sa kanyang kwarto. Madaling araw po noon, nung magising ako. Yung pinto ng kwarto ko, kurtina lang po yung takip. Bago pa man ako makabangon dahil parang naiihi nga po ako noon. Napansin kong parang merong pusang dumaan. Pero binaliwala ko lang po yon dahil antok pa talaga ako. Pero nung makaramdam na ako na naiihi na talaga ako, doon na po ako bumangon para magbanyo. Kakapasok ko pa lang sa banyo noon nung marinig kong sumigaw yung nanay ko. Sigaw na halatang takot na takot at natataranta. Hindi na ako nakatuloy ng ihi noon dahil tumakbo ako agad papunta doon sa kwarto nila nanay. Nadatnan ko po noon yung nanay ko, natakot na takot,
at tinuturo lang yung bintana habang umiiyak. Yung bintana po namin bukas na. At nung tignan ko po sa higaan, laking gulat ko po nang makitang wala na roon yung kapatid ko. Nay, ano bang nangyari? Magsalita ka, Nay! Sigaw ko po noon. Pero umiiyak lang po yung nanay ko. At ang sabi po nito, kinuha daw ng aswang yung kapatid ko. Nung tinanong po namin siya kasama yung iba ko pang kapatid, sinakal daw ng aswang yung nanay ko. Sinakal daw siya na halos malagutan na raw siya ng hininga. Meron pa nga pong marka sa kanyang leeg na pinakita rin po nito sa amin. Tapos, meron daw ibinubulong sa kanya yung aswang bago siya nito binitawan. Na kahit hindi na siya nito sinasakal, parang kahit anong sigaw daw niya, wala raw boses na lumalabas sa kanyang bibig. Ni hindi rin makagalaw ang kanyang katawan. Nakakatakot daw yung itsura ng aswang. Pero may ginawa daw talaga sa kanya, kaya hindi siya agad makakilos o makasigaw man lang, bukod pa doon sa pagsakal na ginawa sa kanya. Nagawa lang daw niyang makasigaw nung nakatalo na raw sa bintana yung aswang at nakatakas na, dala-dala, yung sanggol naming kapatid. Nung tignan ng kapatid ko sa kwarto yung matanda, wala na po ito doon. Ayon kay nanay, mabilis daw yung tumalon sa bintana, dala-dala ang sanggol. Pero ramdam daw talaga ni nanay na yung aswang na iyon at yung matanda ay isa lamang, kahit pa nakakatakot na nga yung itsura nito. Humingi po kami ng tulong noon sa mga kababaryo namin, pero kahit tinalugog na po namin yung paligid, wala po kaming nakita. Kaya sumuko na lang po kami, lalo at meron din pong ginagawa yung mga kababaryo namin. Pagdating po ng tatay ko noong umaga na, nagwala po ito sa galit. Muntik pa nga po niya kaming mapagbuhatan ng kamay, pati na rin po yung nanay ko. Nung pumunta naman po yung tatay ko sa mga otoridad, wala naman pong naniwala sa kanya na aswa nga po yung may gawa. At dinukot lang daw talaga siguro ng matanda ang kapatid ko. Doon lang po umikot yung lahat noon na hinanap po yung matanda dahil dinukot nga niya yung aming kapatid. Malayo rin po sa kabiasnan yung baryo namin, kaya hindi rin po na follow up ang nangyari at hindi rin po na imbestigahan. Pumunta po si tatay noon sa albularyo dahil iniisip nga po ng karamihan na nababaliw na lang po siya at baka dinukot lang daw talaga ng matanda yung sanggol at hindi naman siya aswang. Nung pumunta po yung tatay ko sa albularyo, ang sabi po ng albularyo, huli na raw po yung lahat. Hindi na raw niya maramdamang buhay pa yung bata sa mga pamamaraan na kanyang ginawa. Ayon pa sa albularyo, mukhang gabunan daw yung aswang na may alam din sa pamamaraan sa panig ng kaliwa. Yun daw ang magpapaliwanag kung bakit parang nagawa niya kaming pasundin sa kanyang mga gusto, na parang hindi nga kami agad nagduda. May ginawa rin daw talaga siya kay nanay, kaya parang hindi na ito nakalaban. At pagkatapos lang nitong umalis lang natauhan yung nanay ko. Ayon pa sa albularyo, kapag gabunan daw at may nakurso na dahan, talagang gagawin nilang lahat para makapangbiktima. Pero sigurado daw siya na hindi lang basta aswang yung dumali sa kapatid ko. May alam din daw sa pamamaraan ng isang albularyo ang aswang na iyon. Dagdag pa po ng albularyo, yun daw ang isang pinakadelikadong kombinasyon. Isang gabunan na marunong sa pamamaraan ng isang albularyo. Niwala nga raw itong bakas na iniwan eh. Grabe po yung sakit sa amin noon. Pero ang paniniwala lang po ng nakararami, dinukot lang talaga ang kapatid ko at hindi ng isang aswang. Pero kung iisipin po, hindi magagawa yun ng isang ordinaryong matanda ng ganun-ganun lang, maliban na lang kung tama ang albularyong nilapitan namin.
Dahil po doon, naging malamig na po yung pakikitungo ng tatay ko kay nanay. Talagang nagkatampuhan po sila. Na tumagal nga po hanggang sa lisanin na nga po nila yung mundong ito. Ito po yung malagim at masaklap naming naranasan noon. Maraming salamat po kung talagang nagbigay ka ng oras para pakinggan ito. Arturo nga po pala ulit. Paalam. Magandang araw sa lahat ng mga tagapakinig dito. Binabati ko na rin ang ating narrator na isa talaga sa mga una kong napakinggan. Kaya nahilig ako sa mga kwentong kababalaghan. Noong mga dekada 90, teenager pa lang ako noon, meron din kaming naging karanasan ng aking kapatid. Mga halos magdadalawang taon lang din ang pagitan namin sa isa't isa. Kaya kami talaga ang palaging magkasama noon, lalo at konti lang nga yung pagitan ng aming mga edad. Ako yung pangalawa sa tatlong magkakapatid. At tawagin ninyo ako sa pangalang Jerry. Habang yung kapatid ko naman ay tawagin nating Samuel. Noong mga panahon na ito, mga 16 ako. At yung kapatid ko naman ay mga 14. Yung kinalalagyan ng bahay namin, marami talagang mga puno ng niyog sa paligid. Kaya nagbebenta kami ng suka noon at ng tuba. Hindi ko alam kung pamilyar ba kayo sa tuba. Pero dito sa probinsya namin sa Iloilo, isa po ito sa paboritong inumin ng mga lasenggong matatanda sa baryo namin noon. Kahit nga mga babae, umiinom rin ng tuba. Yan yung isa sa pinagkukunan namin ng pang-araw-araw na gastusin. Lalo at mahirap din yung buhay namin noon. Tuwing hapon, may mga pumupunta sa bahay namin para bumili ng tuba. Yung iba naman ay kami talaga yung naghahatid sa kanilang mga bahay. Kami ng kapatid ko. Medyo marami yon kaya pabalik-balik po kami noon. Inaabot din kami ng dilim madalas pero masaya naman kami dahil kung ano-ano yung ginagawa namin sa daan. Minsan umaakyat pa kami ng mangga o santol sa madadaanan namin. Dati kasi nagkalat lang ang mga ganong puno sa daan namin pa uwi. Malaya lang din kumuha na walang sumisita. Yung mga makukuha naming prutas, kinakain rin namin habang nakikinig ng radyo. Mahilig kaming kumain ng mga prutas noon eh, lalo na yung ate ko at nanay ko. Yung tatay ko naman, nasa labas lang, nakikipag-inuman ng tuba sa kanyang mga kumpare tuwing gabi. Halos ganun lang po lagi araw-araw. Hindi naman nagre-reklamo yung nanay ko, dahil masipag naman yung tatay ko. Pagising nito sa umaga, mangingisda na agad ito. Tapos pag-uwi, kung ano-ano rin yung kanyang ginagawa para kumita. Tulad ng paghahasa ng lagari at mga itak, gumagawa rin siya ng pawid na ibinibenta rin namin. Siyempre, tumutulong rin naman kami. Isang umaga noon, habang gumagawa kami ng pawid nila tatay, dumating yung kanyang isang kumpare at meron itong ibinalita. Ang sabi nito, "Pare, nabalitaan niyo ba ang nangyari doon sa kababaryo natin?" Bungad pa nitong tanong. Sinagot naman siya ng tatay ko na wala nga kaming nabalitaan. Doon na ito nagpatuloy sa kanyang kwento. Ang sabi nito, mukhang meron na naman daw bagong aswang sa baryo namin. Dahil yung isa raw naming kababaryo, inakyat daw ng aswang yung kanilang bahay. Babae daw. At halata daw na bago dahil sobrang agresibo, na parang hindi talaga nag-iingat. Kapag mga bagong aswang daw po kasi, ang nasa utak lang daw nila ay makakain at parang hindi pa nila nakokontrol ang uhaw na kanilang nararamdaman. Karamihan daw sa mga aswang na napapatay o mga namamataan ng mga tao. Mga bagong aswang daw. Dahil sila daw, yung mga hindi nag-iingat. Ayon sa kumpare ng tatay ko, umakyat daw talaga sa bahay at pumasok. Mabuti na lang nga daw. At merong baril yung kababaryo namin na iyon.
na pinutukan daw niya agad pero hindi niya raw natamaan. At agad nga yung tumakas. May sanggol daw kasi sila sa kanilang bahay. Kaya baka yun daw talaga yung dahilan. Inaya kami ng kumpare ng tatay ko na puntahan ng naturang bahay na pinasok ng aswang. At agad naman kaming sumunod. Pagdating po namin doon, Sir Dan, kapansin-pansin agad na yung isang parte ng dingding meron ng malaking butas. Yung tipong kasya ang isang tao. Doon raw dumaan palabas yung aswang na iyon. Lalo at sira-sira na nga rin yon at lumang-luma na. Kaya napakadali na lang daw sirain. Marami pong tao noon pero nakikiusap yung kababaryo namin noon na mag-alisa na kami at baka puntahan pa raw sila ng mga taga-radyo. Magiging magulo pa raw lalo kapag nangyari yon. Kaya ang ginawa namin, umalis rin kami agad. Pero agad namang kumalat na meron ngang bagong aswang sa baryo namin. Kung hindi man raw bagong aswang, malamang ay sobrang agresibo lang daw talaga na namamasok na nga ng bahay. Katunayan po, Sir Dan, bago pa yon, meron din kaming kababaryo na lumaya sa baryo namin dahil nga may nakakita rin sa kanya na kumain siya ng manok. Hilaw na manok. Ito kasi yung mga panahon na medyo dumadami yung mga aswang sa baryo namin. Pero yung tatay ko noon, kahit naniniwala naman sa mga aswang ay lagi niyang sinasabi na wag daw kaming matatakot basta-basta. Kaya lang naman daw lumalakas yung loob ng mga aswang na umaatake sila ay dahil pakiramdam nila, kinatatakutan talaga sila ng mga tao. Pero sa oras daw na matuto namang lumaban yung mga tao, natatakot rin daw yung mga ito. Lalo at napakarami nga daw pwedeng pangontra. Isang beses po noon, magtatakip silim na nung utusan pa ni Tatay si Samuel na ihatid ang isang pitsel ng tuba sa kanyang isang kaibigan. Nabayaran na raw kasi. At siya raw dapat ang maghahatid kaso nga lang, mabigat daw yung kanyang pakiramdam. Dahil bagong galing lang noon sa trangkaso yung tatay ko. Ako naman ay abala noon sa pagbabalat ng mga gulay na lulutuin nga ng nanay ko para sa hapunan. Ang sabi ni Samuel noon, bibilisan lang daw niya ang paghahatid para makabalik siya agad. Abala lang kaming lahat noon na parang nawala na sa isip namin ang tungkol sa balita kamakailan lamang na meron ngang bagong aswang na gumagala. Nung natapos na akong magbalat ng kalabasa at ng iba pang mga gulay, agad ko ngang naisip ang tungkol doon. Ang sabi ko noon kay tatay, "Tay, hindi ba delikado na umalis pa si Samuel? Padilim na oh. Aabutin talaga ng gabi yon sa daan. Kailan lang yung balitang merong aswang na pinasok talaga ang bahay ng kababaryo natin, di ba?" Sabi ko pa po noon. Kaya medyo napaisip rin yung tatay ko noon at sinabi niya sa akin na sundan ko na lang daw at baka mapano pa. Medyo hindi talaga rin maganda ang pakiramdam ng tatay ko noon. Kaya ang ginawa ko, agad na nga akong nagmadaling umalis. Nagdala ako ng flashlight noon at yung kutsilyo namin na ginamit ko sa pagbabalat ng gulay, sinukbit ko na rin sa tagiliran ko. Baka sakaling magamit ko lang din. Lalo at masama nga yung kutob ko ng gabi na iyon. Nagmamadali na akong naglakad. Iba talaga ang pakiramdam ko noon eh. Sa paglalakad ko, meron akong nakasalubong na babae. Natamaan ko pa nga ng ilaw yung kanyang mukha noon. Pero hindi ko yun kilala. Mahaba yung buhok noon. Mukhang bata pa. Mga nasa 30 mahigit siguro. Ngumiti pa ito sa akin na talagang nagtaka po ako noon, Sir Dan. Dahil sigurado ako na hindi namin yun kababaryo. Nagtanong pa ito at ang sabi niya, "Sa diin ka makadto, gabi na oh." Sabi po nito na tinatanong lang naman niya kung saan daw ako pupunta at gabi na raw. Hindi ako sumagot noon. Dahil kapag sumagot ako,
Parang naunahan na rin niya ako ng dungan. May ganun po kasi kaming paniniwala sa baryo namin. Na kapag may nakasalubong kang kahinahinala na iniisip mong baka aswang, dapat una mo raw siyang pansinin. Huwag ka nalang sumagot kapag meron itong tinanong. Yan yung ginawa ko kahit katunayan. Maganda po yung babaeng yon at bata pa. Na parang malabo talagang maging aswang yon. Pagkatapos po nun, mas binilisan ko na po yung paglalakad para makalayo nga ako agad sa kanya. Nung nakalayo na ako ng bahagya, hindi ko talaga natiis na lingunin yon at ilawan. Nung ginawa ko po yon, wala na yon sa daan. Nawala yon bigla. Samantalang wala namang daan na paliko sa parteng yon. At wala ding mga bahay doon na baka nilikuan niya. Doon ako napatakbo. Agad kong tinungo yung daan, papunta doon sa bahay na alam kong pinuntahan ng kapatid ko. Ngunit agad ko rin siyang nakasalubong. Nagdaka yung kapatid ko noon kung bakit raw ako nagmamadali at pawis na pawis ako. Sinabi ko agad sa kapatid ko yung nangyari. Dahil doon, nag-alangan kami sa daan namin pabalik. Pero nilakasan lang namin yung aming loob. At halos patakbo na kaming bumalik pa uwi ng bahay. Kung kailan naman pabalik na kami, doon kami nakaamoy ng napakabahong amoy. Sobrang baho po nun. Yung parang katulad sa mabahong insekto, pero mas matapang pa. Na ayon nga sa mga matatanda, ay madalas daw kapag may naaamoy kang ganon, meron daw aswang sa paligid. Habang naglalakad-lakad kami, Sir Dan, na alam kong malapit na dapat kami sa bahay dahil mga ilang minuto na rin kaming naglalakad. Napansin ko at nagtaka ko na hindi pa rin namin natatanaw ang bahay namin. Kasabay po noon, nakarinig kami ng mga yabag ng paa. Ayoko sana talagang gawin yon, pero tumigil ako sandali. At inilawan ko nga yung nasa likod namin. Doon na kami napasigaw ng kapatid ko. Nung makita namin na merong matandang babae sa likod namin. Yung suot nun, parehong pareho sa babaeng nakasalubong ko. Pero yung mukha nun, parang biglang tumanda. Hindi ko alam kung dinaya ba yung paningin ko nung nakasalubong ko ito. Pero sa suot po nitong damit, sigurado ako na parehong babae yon. May sapat namang distansya para makatakbo pa kami. Pero natigilan din kami sandali. Lalo na nung mapansin naming unti-unting nagbago yung itsura ng matanda. Tapos yumuko po ito sa lupa. Nung gawin niya yon, doon na kami tumakbo ng malala. Diretso lang kami pero nagtaka po kami noon. Nung namalaya namin na ang daming mga talahib at maliliit na puno sa daang tinatahak namin. Hindi ko alam kung dahil ba sa pagkataranta ko o dahil merong paraan yung aswang para dayain ang aming mga paningin. Kaya doon na kami napadpad. Hanggang sa bigla na lang pong merong tumambad sa amin na nakakatakot na babae. Napakabilis po nun na nasa harapan na namin yon. Mga ilang metro lang yung layo sa kinatatayuan namin. Saan yung po nun? Mukha pa rin yung tao pero napakagulo ng buhok. Napakahaba ng kanyang mga kuko at pati rin ng kanyang pangil. Dahan-dahan itong lumalapit sa amin. Kaya doon ko na kinuha ang dalakong kutsilyo. Yung kapatid ko naman, kumuha rin ng putol na kahoy. Nung ginawa po namin yon, parang natigilan din po yung aswang na parang nagdadalawang isip. Pero dahil nakita niyang nanginginig nga kami sa takot, kahit meron kaming hawak na armas, halatang nais pa rin po nitong atakihin kami. Ngunit laking gulat po namin noon nung nakarinig kami ng tahol ng aso na papalapit sa amin. Sobrang pamilyar yung tahol na iyon na alam kong parang katulad sa alaga naming aso. At hindi nga kami nagkamali dahil agad ring tumambad sa amin yung aming alaga
sabay meron ding ilaw na nanggagaling sa hindi kalayuan. Doon na nga namin narinig ang sigaw ng tatay namin. Sa punto na yon, halatang mas nagalangan na yung aswang. At maya-maya pa, tumakbo na ito palayo. Ang sabi ng tatay ko noon, sinundan lang daw niya yung aso nung tumakbo ito papasok sa kakahuyan. Pero hindi daw niya narinig ang mga sigaw namin. Wala daw talaga siyang narinig kahit ang tagal na naming sumisigaw. Marahil ay merong pangbulag daw yung aswang. At marahil daw ay nakita rin niya agad yung hawak na baril ni tatay kahit medyo may kalayuan pa ito. Kaya mas lalo itong natakot at tumakbo. Bukod pa doon ay hindi rin niya madadaya ang pangamoy ng aso namin. Katunayan, susundan pa sana siya ng aso namin sa kanyang pinagtakbuhan. Pero pinigilan lang namin yung aming alaga. Hindi na rin sinubukan pang sundan ng tatay ko yung aswang at hindi rin siya nagpaputok. Lalo at mabigat nga rin yung kanyang katawan noon. At kailangan pa nga niya yung konti lang namang bala ng baril sa aming pagbalik. Ang sabi ng tatay ko noon, malabo daw na bagong aswang yung nakainkwentro namin. Hindi namin alam noon kung pareho ba yon sa aswang na pumasok sa bahay ng isang kababaryo. Pero ang mahalaga, hindi kami napahamak ng gabing yon. Naikwento po namin to sa ilang mapagkakatiwalaang kaibigan rin ng tatay ko. Ilang gabi rin po silang naglilibot-libot noon, pero wala po silang nakita. Ito po yung kwento namin ng kapatid ko. Hanggang ngayon po, nanginginig pa rin ang kamay ko kapag binabalikan ko. Pero hanggang dito na lang din po ito. Maraming salamat po sa inyo sa pagkakataong ito na maibahagi ko sa inyo ang kwento namin. Paalam po. Isang magandang araw o gabi sa inyong lahat. Magpapakilala muna ako. Tawagin nyo na lamang po ako sa pangalang Inday ng probinsya ng Iloilo. 49 na taong gulang at nagtatrabaho bilang kasambahay dito sa kamag-anak namin sa Marikina. Nangyari ang kwento kong ito sa probinsya mismo namin sa Iloilo. Noong ako ay mga nasa 17 taong gulang pa lamang, kaya mga 30 mahigit taon na ang nakaraan kung hindi ako nagkakamali. Itong mga panahon na ito ay tumigil na ako sa pag-aaral. Hanggang unang taon ko lang kasi sa kolehiyo ang aking tinapos. Ayaw man ng mga magulang ko ay wala pa rin silang magawa, kundi patigilin na lang ako sa pag-aaral dahil wala kaming panggastos. Yung ate ko kasi nag-aaral din noon sa kolehiyo kaya medyo alanganin talaga. Yung tatay ko umaasa lang din sa pagsasaka. At ang nanay ko naman ay isang dakilang labandera. Marangal na mga trabaho pero hindi talaga namin kinakaya. Lalo at meron din akong mga nakababata pang kapatid na nag-aaral din. Sa gastusin pa lang namin araw-araw, medyo hirap na kami noon eh. Doon banda sa kinalalagyan namin, dalawa lang ang bahay. Yung amin at yung bahay ng kaisa-isa naming kapitbahay na sina Lolo Armando at Lola Tinay. Binago ko na lang ng kaunti yung kanilang mga pangalan para itago na rin ang kanilang pagkatao. Malayong kamag-anak nila tatay si Lolo Armando. Pero hindi talaga kami ganun ka-close. Sakto lang kung baga. Kahit nga matagal na rin kaming magkapitbahay. Sobrang sungit kasi ng dalawang matanda. Masyado din silang mahigpit sa mga bagay-bagay. Halimbawa na lang, yung mga manok nila doon lang din sa gilid ng bahay namin ng ingitlog at hinahayaan lang namin yon. Pero kapag yung manok namin yung mga itlog doon banda sa kanila, nako, talagang pinapalipat nila. Minsan pa nga pag hindi namin agad na ilipat, pagbabasagi nila ang mga itlog, lalo na si Lolo Armando. Si Lola Tinay po, medyo hindi naman ganun kasungit. Ganun po yung ugali ng dalawa. Pero iniintindi na lang po namin. Lalo at tumatanda na nga rin talaga sila. Noong mga panahon po na iyon, nasa 80 mahigit na sila pareho.
Mahina na ang pangangatawan. Pero medyo pumapalag pa rin naman din. Isang araw, meron po kaming bisitang dumating. Mga kaibigan ng ate ko. Itago na lang po pala natin si ate sa pangalang Kim. Pagdating ng bisita ni ate, nagkataon na ako lang din yung nasa bahay. Umalis sila nanay noon, dala ang iba pa naming mga kapatid. Dalawang classmate ni ate Kim na babae, yung kanyang dinala doon sa amin. Pinaghanda muna namin sila ng makakain para mananghalian. Tumulong na ako kay ate noon. Habang nag-ikot-ikot naman sa labas yung kanyang dalawang classmate, tuwang-tuwa sila noon sa mga alaga naming bibe sa labas ng bahay. Bagong pisa lang kasi ang mga itlog kaya natuwa siguro yung mga ito. Hanggang nung inihanda ko na ang mga pinggan sa mesa at naglagay na rin ako ng tubig sa pichel. Sabi ng ate ko, siya na raw ang bahala pagkatapos nun. Kaya papasok na sana ako sa kwarto ko. Nung bigla namang pumasok sa bahay yung classmates ni ate. Ang sabi nila, may umiiyak daw sa kapitbahay namin. Humahagulgol daw eh, at baka kailangan daw ng tulong. Nung lumabas po kami, narinig nga po namin yon. Humahagulgol si Lola Tinay. Parang umiiyak at tinatawag niya ang kanyang asawa. Nung tignan po namin sa kanila, naabutan naming yakap-yakap nito si Lolo Armando. Hindi na raw kasi humihinga. Sinubukan ko pa pong pulsuhan pero wala na po talaga, Sir Dan. Kahit babae, nagmadali akong tumakbo para humingi ng tulong sa kapitan ng barangay namin. Natagalan pa ako noon dahil malayo-layo kasi yung bahay namin mula doon sa bahay ng kapitan. Pagbalik po namin doon, mga 30 minutos na po siguro yung nakaraan. Tinignan ng kapitan namin kung patay na ba talaga. At nakumpirma po namin na hindi na talaga humihinga si Lolo Armando. Ang sabi ni Cap, siya na lang daw ang bahalang tumawag sa punerarya. Tapos umalis na po ito para asikasuhin yon. Mga 2 oras po yung nakaraan, dumating na nga po yung taga-punerarya. Halos kasabay lang po silang dumating nila tatay. Nung pagpasok po nila ng bahay, pumunta po agad doon si tatay para tignan nga. Sabay silang pumasok ng mga taga-punerarya. Saktong pagpasok po ni tatay ng kwarto, biglang bumangon yung matanda. Napasigaw yung tatay ko noon. Bilatibay, buhigaliyang yudiputaw. Sigaw ng tatay ko noon. Napamura talaga yung tatay ko dahil buhay pangaraw pala yung matanda kung sa Tagalog pa. Gulat na gulat ang lahat noon dahil nakailang pulso na po kami at hindi talaga yon humihinga. Ilang ulit pa nga po naming sinubukang gisingin yun eh, pero hindi na talaga gumagalaw at hindi rin nagigising. Patay na talaga yung matanda. Pero nabuhay pa rin ulit yon. Yung nangyari po, bumalik na lang yung mga taga-punerarya. Nabigla talaga kaming lahat noon. Ang unang sinabi pa ng matanda, nauuhaw daw siya at gusto raw po nito ng karne. Nung nag-alisa na nga po yung mga tao, bumili pa nga po yung tatay ko ng karne at binigay niya po iyon kay Lola Tinay. Ang sabi naman po ni Lola Tinay, siya na raw yung bahalang magluto. Nalaman lang po namin noon mula kay Lola Tinay na ilang araw na raw palang nakaratay ang kanyang asawa. Bumibigay na raw ang katawan ni Lolo Armando. Kaya pala hindi namin ito nakikitang lumalabas ng ilang araw na noon. Pumunta po noon si Lola Tinay sa bahay namin para magkwento. Minsan lang pong mangyari yon na pupunta talaga ito sa bahay. Kaya halata po talaga na sobrang problemado yung matanda sa mga nangyayari. Doon na rin po nito na ikwento na may sakit na raw pala ang kanyang asawa, pero hindi lang daw nila pinapahalata. Hindi rin daw yun yung unang pagkakataon na namatay na si Lolo Armando pero nabuhay pa rin ulit. Hindi raw siya sigurado
pero matagal na raw siyang merong napapansing kakaiba sa kanyang asawa. Pero hindi daw muna nito sasabihin sa amin. May nangyayari daw kasi sa asawa niya, kaya hindi ito mamatay-matay. At sasabihin lang daw niya sa amin kapag nakumpirma na nito ang tungkol doon. Pagkatapos po nun, umuwi na agad si Lola Tinay. Nagtinginan lang kami nila tatay noon dahil hindi namin maintindihan o ayaw lang talaga naming aminin sa mga sarili namin kung bakit hindi raw mamatay-matay ang matanda. Siyempre, sa lugar po namin sa Iloilo, alam namin na kapag yung isang matanda na may malubha ng sakit ay hindi pa rin mamatay-matay at meron pang pagkakataon na parang namatay na pero nabuhay pa rin ulit. May iisang bagay kaming alam na dahilan na baka isang aswang. Dahil alam po ninyo, kapag yung isang aswang na bumibigay na yung katawan ay hindi pa rin naisalin sa iba ang kanyang pag-aswang, hindi daw talaga ito mamatay-matay hanggat hindi niya mailipat sa iba, madalas pa sa kanyang kadugo mismo. Ang problema, wala na silang anak. Yung kaisa-isa nilang anak ay namatay rin sa sakit matagal na panahon na. Kung may sasaluman, walang iba kundi si Lola Tinay. Yan ay kung ipagpalagay muna natin na hindi rin siya aswang. Duda namin hindi pa. Dahil kung aswang na siya, wala siyang dahilan para sabihin sa amin ang mga nalaman niya sa kanyang asawa. Nung gumabi na, nagulat kami dahil merong kumatok sa pinto namin. Walang iba kundi si Lola Tinay. Meron daw siyang importanteng sasabihin kay tatay. Naupo kami noon sa may sala. Ang sabi ng matanda, yung karne daw na ibinigay ni tatay, nalulutuin na sana niya. Naabutan daw niyang kinakain na ng hilaw ng kanyang asawa. Bukod pa doon, ibang iba daw yung itsura ng kanyang asawa nung ginagawa niya iyon. Parang hayop daw na uhaw na uhaw. Nilantakan daw niya yung karne nang walang habas. Hindi niya alam na nakita na siya ng kanyang asawa. Yung nakakatakot po doon, nanginginig na raw yung kamay ng matanda na parang hinang-hina na at hindi na talaga kinakaya ng kanyang katawan. Pero nagawa pa rin niyang kumain ng hilaw na karne. Ang sabi ni Lola Tinay, kumpirmado raw. Aswang nga talaga yung kanyang asawa. Nakita rin daw niya mismo yung nakakatakot nitong mukha. Kaya raw pala minsan ay nawawala ito kapag hating gabi. At nagtataka na rin daw si Lola Tinay noon kung saan ito nang gagaling sa kanyang pag-uwi. Sinabihan agad ni tatay noon si Lola Tinay na kahit anong mangyari, kapag sinabihan siya ni Lolo Armando na tanggapin ang pag-aswang, ay tanggihan na dapat nito. Pinaulit-ulit yon ng tatay ko sa kanya at wag na wag daw siyang magpadala sa awa sa kanyang asawa. Umiiyak noon si Lola Tinay. Hanggang sa sumunod na gabi, napadaan po kami doon ni nanay. Bumili kami ng pang-ulam noon sa hapunan. Nung marinig ulit namin na umiiyak si Lola Tinay at ang sabi nito, "Hindi nga pwede. Hindi ko pwedeng tanggapin yan. Ayokong maging katulad mo." Narinig po naming sabi ni Lola Tinay noon. Mukhang pinipilit siya ni Lolo Armando na tanggapin na ang pag-aswang. Nagmadali kaming umuwi noon at sinabi namin kay tatay ang aming narinig. Siyempre, nag-alala po yung tatay ko para kay Lola Tinay. Ito ay sa kabila ng katotohanan na si Lolo Armando naman talaga yung kamag-anak ng tatay ko. Yung ginawa po namin, nagmadali kaming pumunta doon sa kabilang bahay. Tatlo kami nila tatay at nanay. Hindi na kumatok si tatay at hindi naman nakalak yung pinto. Diretso na po kami noon at doon po namin naabutan ang nakakakilabot na bagay. Inihila ni Lolo Armando si Lola Tinay palapit sa kanya habang nasa higaan po ito.
Nakabuka na po yung bunganga ni Lolo Armando noon. At yung mukha nito, nakakatakot talaga. Parang hindi na rin nanlalaban si Lola Tinay. Na siguro, talagang nagpadala na siya sa kanyang awa, sa kanyang asawa. Dahil hindi pa rin ito makapagpahinga hanggat hindi niya naipapasa ang kanyang pag-aswang. Agad na hinila ni tatay si Lola Tinay palayo sa kanyang asawa. At sa punto na iyon, nagalit si Lolo Armando. Kahit hinang-hinana, parang naging agresibo pa rin ito. Na parang gusto nitong atakihin yung tatay ko. Habang naglalaway na ito, doon na nga siya tinulak ni tatay pabalik sa kanyang higaan. At agad na hinawakan ni tatay yung dalawang kamay nito at nilagay yon sa kanyang likuran. Sabay tinali yon gamit yung kumot mismo sa higaan. Inutusan kami ni tatay noon na magmadaling tumawag ng albularyo. Agad naman naming ginawa. Pagbalik po namin dala ang albularyo. Pagpasok pa lang po ng albularyo sa kwarto, ang sabi po nito, bumibigay na nga raw yung katawan ng matanda. Pero walang duda daw na isa nga itong aswang. At yung pagkaaswang daw na ito, yung pumipigil sa matanda kaya hindi pa raw siya tuluyang nalalagutan ng kanyang hininga. Lumabas raw kaming lahat at meron daw siyang paraan na gagawin. Lumabas nga po kaming lahat noon. Ilang minuto ring nag-aangil si Lolo Armando na parang hirap na bago po ito tumahimik. Mga 20 minutos po, lumabas na yung albularyo. Meron siyang hawak na bagay na binalot niya sa itim na tela. Tapos sumingi ito ng gas at sinunog niya yon sa may likod ng bahay. Nung tignan namin sa loob ng kwarto, maayos na yung lagay ni Lolo Armando. Nagpahinga na ito at parang maliwalas naman ang kanyang mukha. Ang sabi nung albularyo, may paraan daw talaga na tanggalin ang pag-aaswang na hindi kailangang may bagong katawang tumanggap. Pero ang kapalit, mamamatay na raw ang orihinal na aswang. Ang sabi niya, mas maigi daw na ilihim na namin ang tungkol doon at ilibing na lang daw agad ang matanda. Sinunod po ni Lola Tinay ang lahat ng bili ng albularyo. At pagkatapos nga ng libing, umuwi na si Lola Tinay sa kanyang kapatid doon sa Guimaras. Totoo talaga ang tungkol sa pagpasang ginagawa ng aswang bago pa man sila mamatay. Sinasali nila ang kanilang pag-aswang. Mabuti na lang at hindi yun nangyari kay Lola Tinay. Dito ko na rin po ito tatapusin, Sir Dan. Maraming salamat sa pagkakataon na ito at paalam. Goryo nga pala ng Iloilo. 61 taong gulang. Medyo matanda na pero may asim pa kumbaga. Patay na yung asawa ko. At may kanya-kanyang buhay na rin ang aking mga anak. Malalaki na rin yung mga apo ko. At yung isa nga po sa kanila, yung nagturo sa akin na gumamit ng cellphone. Ang goal lang sana namin nung una ay baka meron pang babae na mabingwit. Lalo at sa edad ko na ito. Naghahanap pa naman din ako ng makakasama sa buhay. Napakalungkot kasing mag-isa. Pero wala akong mahanap at wala na rin talagang pumapatol sa ganitong edad masyado. Salip, napadpad ako dito sa channel ninyo. At ito nga yung nakahiligan kong pakinggan gabi-gabi. Kahit hindi mag-reply ang kachat ko, basta mapakinggan lang ang kwento ninyo. At ng iba pang mga narrator. Kaya heto nga ako ngayon at nagpadala rin ng sarili kong karanasan. Nangyari ito, Sir Dan, dekada 80. Kakapangasawa ko lang noon at isa pa lang yata yung anak namin. Maliit pa yung anak namin noon, mga mahigit 1 taon pa lamang. Isa yung lugar namin sa Iloilo na medyo sinasabi talaga lagi ng mga taga-ibang bayan at baryo na marami daw talagang mga aswang. May mga insidente po kasing nangyari dito nung panahon na ito na ayon sa iba, kagagawan daw talaga ng mga aswang. Kaya tuwing may kapistahan sa lugar namin,
medyo hindi na ganun karami ang pumupunta dito nung panahon na iyon. Kung meron man ay hindi na nagpapalipas ng gabi dahil na rin siguro sa mga usap-usapang naririnig nila tungkol nga sa baryo. Bata pa lang ako, sanay na kami sa ganitong kwento. Nakaugalian kong makinig noon sa mga matatandang nagkukwentuhan kapag sasapit na nga yung gabi. Pinagkukwentuhan nga nila ang kanilang mga naranasan tungkol sa kababalaghan at kung ano-ano pang mga kwento. Hanggang sa tumanda ako at nakapangasawa, naniniwala talaga ako na merong mga nilalang na nag-aabang lang na makapangbiktima. Natotoo talagang merong mga aswang. At dahil meron na nga kaming anak, syempre kailangan ko talagang magsumikap sa trabaho. Hindi pwedeng kukupad-kupad, lalo at ako yung lalaki. Alangan namang yung misis ko pa na merong inaalaga ang anak yung pagtrabahuhin ko. Nagtrabaho ako noon sa construction. May pinapagawa kasing may kalakihang establishmento sa may kabilang baryo noon. At medyo marami yung kinuha nilang trabahador sa pagpapagawa. Isa nga ako sa mga nakapasok sa tulong na rin ng kaibigan ng tatay ko. Pinakiusapan lang ni tatay at alam naman din niyang marunong ako at masipag din kaya kinuha nga nito ako. At siya kasi yung foreman noon sa ginagawang building. Yung iba kong kababaryo siyempre nakuha rin. Medyo matagal ding natapos yun kaya kahit papaano, nakabuo naman ako ng pagkakaibigan sa mga nakasama ko doon. Dalawa na nga sa kanila yung naging malapit ko talagang kaibigan. Sina Mang Ramon at Mang Bodong. Sila talaga yung madalas kong nakasama kahit mas matanda na nga sila sa akin ng ilang taon. Lalo na nga kapag kumakain kami ng tanghalian, magkakasama kaming tatlo. Kami lagi yung nagkukwentuhan. Hindi ko naman nakalain na magkakaroon ng bahid ng kababalaghan itong pagkakaibigan na ito. Nung medyo patapos na nga kami sa proyekto na ginagawa, isang hapon ay bigla kong nilapitan ni Mang Bodong at meron daw siyang sasabihin. Akala ko naman magkukwento lang sana sa nangyari nung nag-inuman sila nung day off namin. Dahil inimbita nga kami ni Mang Bodong sa kanilang bahay para mag-inuman. Pero si Mang Ramon lang yung nakapunta. Dahil medyo masama nga yung pakiramdam noon ng asawa ko. Kaya ako munang nag-asikaso sa anak namin. Pero medyo nabigla ako sa kanyang sinabi. Ang sabi niya, nag-inuman nga raw sila ni Mang Ramon ng gabing yon. Pero may mga nangyari daw na medyo naguguluhan na siya. Unang-una, hindi raw tumigil yung aso nila sa kakakahol. Nag-aangil pa daw yung kanilang alaga na parang may kakaiba talaga kay Mang Ramon. Madalas lang daw nagkakaganon yung kanilang alaga kapag merong pinaghihinala ang aswang na napapadpad doon sa kanila banda. Umabot na nga raw sa punto na itinaboy na lang niya palabas sa bakura nila yung kanilang alaga. At habang nangyayari daw yon, iba daw ang pakiramdam ni Mang Bodong kay Mang Ramon. Alam niyo yung tipong hindi raw siya mapakali. Nag-inuman lang daw sila pagkatapos nun. Gaya nga ng normal na inuman. Dahil nagkakainuman din naman talaga sila pag day off namin. Kung minsan nga kasama rin ako. Pero ang problema, nung nakauwi na raw si Mang Ramon at nag-umaga na, hindi na raw bumalik yung aso nila Mang Bodong. Nung hinanap daw nila yon, natagpuan nila yung hayop sa may kakahuyan, malapit lang din sa kanilang bahay. Pero wala nang buhay. At gutay-gutay na raw yung katawan. Yung tipong galit na galit yung gumawa na parang masahol pa sa mabangis na hayop. Ang sabi ni Mang Bodong, talagang si Mang Ramon daw yung pinaghihinalaan. Pero siya lang din yung pilit na kumukumbinsi sa kanyang pamilya na baka nagkataon lang. Lalo at syempre may pinagsamahan din talaga kami
nila Mang Ramon. Ang sabi ko noon, baka malabo naman dahil mababaw naman na dahilan na magsabi agad ng ganon, lalo at hindi naman nila naaktuhan talaga yung nangyari sa kanilang alagang aso. Nag-usap lang kami ni Mang Budong noon at sinabi kong huwag niyang hayaang masira yung pagkakaibigan namin dahil lang sa mga paratang na wala naman talagang solidong basehan. Mukhang nakumbinse ko naman noon si Mang Budong. At pagkalipas nga ng mga isang linggo, nagkataon na natapat pa yung day off namin sa birthday ko. Sinabi kong nagluto ng pansit yung asawa ko noon. At magluluto lang kami ng inihaw na isda para meron kaming pulutan. Sinundo ko pa nga ng motor noon si Mang Badong at Mang Ramon sa may labasan. Dahil medyo papasok nga yung bahay namin at mahaba-haba pa yung lalakarin. Pagdating sa bahay, pinaghain na agad kami ng asawa ko. Kahit simpleng salo-salo lang at pansit lang, basta may inuman. Okay na po sa amin yon. Tatlo lang din kami noon dahil hindi ko naman inimbita yung mga barkada ko na kaidaran ko lang. Dahil pansit lang naman nga yung inihanda namin at konting alak. Ang sabi ni Mang Ramon noon, tamang-tama daw dahil gutom na raw talaga siya. Pagkahain ng pansit ng asawa ko, meron na pala siyang naihandang mga kalamansi na nahiwa na at pipigain na lang. Mabilis nga niyang pinigaan ng kalamansi yung pansit at katunayan tinulungan ko pa siya at hinalo-halo ko nga yun sandali. Nung kakain na kami, napansin kong parang nagbago ang ekspresyon sa mukha ni Mang Ramon. Parang ayaw na nitong kumain. Samantalang gutom na gutom raw siya bago yon. Alam niyo yung tipong bigla na lang itong nawala ng gana. Pre, kain na. Pagpasensyahan mo na yung pansit ah. Pwede na rin yan kung gutom na gutom ka na. Sabi ko pa noon. Ah, hindi na pala pre. Mag-inuman na lang tayo, may pulutan naman din eh. Medyo wala pa kasi sa kondisyon yung tiyan ko para kumain. Sabi naman ito. Tikman mo lang pre, nako. Baka hindi mo alam. Yung misis ko, yung pinakamasarap magluto ng pansit dito. Diba, paring Badong? Sabi ko pa noon pero parang ayaw na talaga ni Mang Ramon. At si Mang Badong noon, medyo iba na nga yung tingin kay Mang Ramon. Halatang nagduda na naman siya. Pero hindi namin pinilit si Mang Ramon. Nung nag-inuman na nga kami at inihaw nga na isda yung pulutan, gumawa naman ng sausawan si Mang Badong. Nilagyan ulit niya ng kalamansi yung toyo at sinamahan na rin ng maraming sili. Nung kumain si Mang Ramon, ayaw din itong isausaw yung isda. Medyo nagtaka na talaga ako doon at prinangka siya ni Mang Badong dahil hindi na ito nakatiis. Alam mo pre, napansin ko ah, parang umiiwas ka sa kalamansi. May problema ka ba pre? Patunayan mo nga sa amin na wala kang tinatago. Paghahamon pa ni Mang Badong, biglang pinagpawisan si Mang Ramon noon at hindi nga niya magawa yung pinapagawa sa kanya para mapatunayan na wala siyang tinatago at hindi nga siya takot sa kalamansi. Huwag niyo na lang akong pilitin pre. Wala tayong problema kung hayaan niyo na lang ako. Okay naman tayo eh. Sagot ni Mang Ramon noon. Alam mo kasi pre, mahal na mahal namin yung aso namin yon eh. Pinatay eh. May kinalaman ka ba doon? Tanong ni Mang Badong na medyo nagsimula nang ang magkainitan. Sinubukan kong awatin pero nagulat na lang ako Sir Dan na merong dinampot si Mang Badong na baso at agad niyang sinaboy sa mukha ni Mang Ramon. Yung kanya palang mga pinadagdag na kalamansi na hiningi pa niya nga sa asawa ko, piniga niya pala sa baso habang ginagawa niya yon sa ilalim ng mesa. At inipo niya yung katas habang abala kami sa pag-iinuman. At yun nga yung sinaboy niya kay Mang Ramon. Gusto pala talaga niyang patunayan na meron niyang tinatago si Mang Ramon.
Nung magkalat na yung katas ng kalamansi sa mukha mismo ni Mang Ramon, napahawak lang ito sa kanyang mukha pero galit na galit. Hanggang sa mapansin nga namin na unti-unting nagbabago yung mukha nito. Yung maamong mukha ng kaibigan namin biglang naging nakakatakot. Nung una ayaw kong paniwalaan eh. Pero doon ko na nga talaga napagtanto na talagang meron ng masamang nangyayari. Nanlilisik na yung mga mata nito at yung mga ugat sa kanyang mukha naglalabasan talaga. Sabi ko na nga ba, aswang ka talaga, Ramon. Hayop ka. Sabi noon ni Mang Badong, dahil talagang nagalit siya sa nangyari sa kanilang alaga. Tumayo si Mang Ramon noon na iba na nga talaga yung itsura. Galit na galit ito. At nung nagsalita siya, kitang-kitang meron siyang mga pangil. Bakit mo ginawa sa akin to, Badong? Umiiwas na nga ako eh. Pinipigilan ko na. Tapos ginawa mo to. Sabi po nito. Tapos minamadali niyang punasan yung katas ng kalamansi sa kanyang mukha. Dahil parang unti-unti po talagang nagsusugat yung kanyang mukha. Alam niyo po yung tipong nasasaktan talaga ito. Dahil sa nangyari na parang nasusunog yung kanyang balat. Galit na galit ito na talagang mang-aatake na. Ako naman natigilan talaga sa aking nakita. At katangahan akong sabihin kung hindi ako natakot dahil nangilabot ako noon. Akmang lalapit na si Mang Ramon kay Mang Badong. At si Mang Badong naman ay meron ng hawak na kutsilyo. Sumigaw noon yung asawa ko. Nanginginig yung kanyang boses dahil nga sa takot sa kanyang nakita. Pero sumigaw ito sa amin. Naitigil namin ang gulo. Nung sumigaw nga yung asawa ko noon, natigilan si Mang Ramon at natauhan. Tinakpan nito yung kanyang mukha. At ang sabi nito, "Pasensya na sa gulo, pre. Pero hindi ako tulad ng iniisip ninyo. Gusto ko ring hinga ng tawad yung nangyari sa inyong alaga. At agad na nga po itong umalis. Nanghihina ako sa takot noon. Pero ayokong husgahan si Mang Ramon. Kinabukasan, bumalik ito sa amin. Inamin niya na isa nga siyang aswang, pero hindi raw siya nang bibiktima. Nung sumunod naman na araw, pumunta naman si Mang Badong sa bahay namin. At ang sabi nito, pinuntahan din daw siya ni Mang Ramon sa kanila. At nag-usap na raw sila at nagkaayos. Ayaw rin daw niyang husgahan yung kaibigan namin sa pagkatao nito. Siguro nagkalinawa naman po sila. Sa ngayon, wala na po dito sa lugar namin si Mang Ramon at wala na rin akong balita kung buhay pa ba ito. Pero magkaibigan pa rin kami ni Mang Badong. At ito nga yung kwento namin. Maraming salamat sa pagkakataong ito at paalam. Binabati ko kayong lahat, lalong-lalo na sa ating narrator. Matagal mo na po akong tagapakinig. At oras na rin siguro para ako naman ang magpadala ng aking sariling kwento. Tawagin po ninyo ako sa pangalang Angelo. Taga Iloilo po ako. At marami talagang taga dito na nakikinig sa inyo. Kaya asahan na po ninyo na lahat ng mga pangalan dito ay sinadya ko ng palitan. Nagsimula ang lahat isang gabi dahil isa po akong mangingisda. Madalas talaga ako sa laot at madalas rin akong umalis ng gabi para ayusin yung bangka ko. Kapag po kasi hindi ko yon ginagamit, inaakyat ko po yung motorboat ko para hindi naman po mabilis masira. Bale, inaakyat ko lang sa balsa. Ito po yung inalis ko ng bahay ng gabing ito para ilagay na nga sa balsa yung aking bangka dahil hindi ako magpapalaot ng gabing yon. Medyo mahangin kasi noon, kaya medyo maalon rin. At makulimlim rin nga yung langit. Ilog lang naman itong lugar kung saan nakagarahe ang aking bangka. Kaya madali lang naman siyang iakyat sa balsa. Maliit lang din na bangka ito, kaya kaya ko namang gawin ng mag-isa.
Lumabas ako ng bahay mga 10 PM yata. Paglabas ko po, sumama sa akin ang aking alagang aso. Kahit saan kasi ako magpunta, talagang sumusunod sa akin itong alaga ko. Minsan sumasakay rin po sa bangka kapag nangingisda ako. Paglabas ko po ng bahay, diretso na ako doon sa may ilog. Mga nasa 10 minutong lakaran lang po yon mula sa bahay namin. Dadaan ako sa isang palaisdaan para makababa doon sa may dalampasigan. Malaya naman akong dumaan doon kahit anong oras at kahit may mga bantay, dahil tsuhin ko rin naman yung may-ari nun. At kahit naman yung iba, pwede rin dumaan doon basta't kilala na. Habang ako ay naglalakad, ay nakabuntot din sa akin ang aking alagang aso. Nung malapit na kami sa may palaisdaan, nagtaka ko kung bakit kinakagat ng aso ko yung shorts ko, na hinihila po niya ako pabalik. Tapos nung tumigil nga ako sa daan, may kinakahulan po yung aso sa may likuran namin. At nag-aangil talaga ito, na parang may nakikita siya o nararamdaman na hindi ko makita. Kaya niya siguro ako hinihila, dahil gusto niyang ituro sa akin yon at gusto niyang maalerto ako sa kung anumang nasa likuran namin. Tawagin na lang natin yung aso kong ito sa pangalang Brownie. Total, brown rin naman ang kulay nito at para mas madali. Ang sabi ko noon, "Ano ba yan, Brownie? May nakikita ka ba? May sumusunod ba sa atin?" Sabi ko po, dahil talagang kinakausap ko naman yung alaga ko. Sabay tinuto ko nga yung dala kong flashlight sa likuran namin. Nung ginawa ko po yun, tumakbo ng konti yung aso at kinakahulan niya yung nasa kanang bahagi ng daan. At nung ilawan ko naman yon, napansin kong merong mabilis na tumakbo. Sinundan ko po yun ng ilaw, pero masyado po yung mabilis na hindi ko nakita ng malinaw kung ano ba talaga yon. Tumakbo pa nga ng konti yung aso, pasunod doon sa nilalang. Pero agad kong sinigawan yung alaga ko na tumigil na siya at bumalik na sa akin. Masunuri naman yung alaga ko, kaya agad naman siyang bumalik. Kahit hindi ko yun nakita pa ng malinaw, kinikilabutan po ako noon. Yung reaksyon kasi ng alaga ko, alam kong hindi ordinaryo. Yung bilis po ng takbo ng nilalang nung inilawan ko yon, talagang kakaiba rin. Masuka lang talaga sa gilid ng daan malapit sa may palaisdaan. Kaya hindi ko siya malinaw talagang nailawan para makita ko mismo kung ano nga ba yon. Kahit medyo kinakabahan, medyo sanay na rin ako sa kung anong kababalaghan, lalo at mangingisda nga po ako na hanggang hating gabi nangingisda madalas. Tinuloy ko pa rin ang pinunta ko doon. Dumiretso ako sa may dalampasigan. Ilang sandali lamang, narinig ko namang biglang nagkahulan ng mga aso sa hindi kalayuan. Doon sa direksyon kung saan tumakbo yung nilalang na kinakahulan ng aking alaga. Napalingon lamang ako doon at napaisip rin talaga. Pero tumuloy lang ako sa may dalampasigan at inasikaso ko yung bangka ko. Nung nalagay ko na yon sa balsa, pauwi na sana ako nung makita ko ang mag-asawang sina Nonoy at Inday. Mga kaedad ko lang din halos ito, pero madalas ring dumaan doon ng gabi ng ganong oras galing sa panunood ng TV. Doon sa kamag-anak nila na malapit ang bahay sa may dalampasigan. Noong araw kasi, kakaunti lang yung merong TV. Kaya sobrang uso noon ang dumayo pa sa ibang bahay para manood kahit gabi na. Talagang naadik ang mga tao noon sa pakikinood ng TV, dahil karamihan nga sa mga tao ay wala pa noon. Mga taong 1998 po ito nang mangyari, kaya hindi pa talaga ganon karami ang merong TV. Itong si Inday ay buntis noon, kaya hindi ko napigilang sabihin sa kanila ang tungkol sa nangyari nung papunta pa lang ako sa may dalampasigan. Sinabihan ko silang mag-iingat lagi sa tuwing dadaan doon banda, lalo at baka aswang nga pala yung kinakahulang yon ng aso ko. Alam ko kasi na hindi yon ordinaryo. Nung sinabihan ko po sila, sinabi po ni Nonoy na magdadala na raw pala siya ng baril
sa mga susunod nilang daan. At baka sila daw pala talaga ang binabantayan ng nilalang na iyon. At nagkataon lang na nakita siya ng alaga kong aso nung dumaan kami. Dahil matatalas nga yung pangamoy at paningin ng mga aso. Tapos sabay na po kaming naglakad pabalik ng mag-asawa. Habang naglalakad kami, muli na naman pong nag-aangil yung aso ko doon banda. Yun bang tipo na parang may nararamdaman talagang panganib yung hayop? Kaya binilisan na lang po namin ang paglalakad. At nakauwi naman kami ng maayos. Mga 2 araw lang yata yung nakalipas. Nakatambay ako noon sa isang tindahan habang nagkakape. At meron din akong kasamang mga iba pang kababaryo. Dahil may mesa nga at mga upuan sa labas ng tindahang ito. Nagkakantsawan sila doon at pinagtatawanan nila ang kababaryo naming merong problema sa pag-iisip. Pinaglalaroan nila kaya medyo naawa naman ako sa tao. Tumayo ako at hinila ko sa gilid yung kababaryo naming merong problema sa pag-iisip. At sinabihan ko siya na wag na lang munang tumambay doon at umuwi na muna sa kanila. Dahil ginagawa na nga siyang parang gago ng iba naming kababaryo. Maswerte namang naniwala ito sa akin at umalis na nga roon at umuwi. Tumigil lang sila sa kakatawa noon at nanahimik lang yung karamihan. Pero itong isa naming kababaryo na tawagin na lang nating Mang Reynaldo ay talagang nagalit po sa akin. Ang sabi nito, Yan yung problema sa'yo. Pakialamero ka. Pabida ka masyado na lahat na lang pinakikialaman mo. Kaya nagagalit na talaga ako sa'yo eh. Sabi po nito, na dinuro-duro pa nga po ako. Hindi ko maintindihan yung sinasabi niya noon na parang meron itong ibang tinutumbok. Bukod pa doon sa nangyari na pinauwi ko lang naman yung kababaryo naming merong problema sa pag-iisip dahil ginagawa na nga nila yung katuwaan. Naramdaman ko lang talaga noon na may iba pang pinaghugutan itong si Mang Reynaldo na hindi ko lang alam kung bakit. Niwala nga akong maalala na nag-usap, nagkasama o nagkaaway kami ng panahon na ito. Tapos bigla lamang niya akong sisigawan dahil lang doon. Napaisip ako noon pero hindi na ako pumatol sa kanya lalo at matanda na nga ito. Nung tumalikod na po ako, Sir Dan, sumisigaw pa rin po ito. May araw ka rin sa akin, tandaan mo yan. Sabi po nito. Kahit yung ibang mga tao doon, nagtaka rin sa inasal ni Mang Reynaldo. Nagulat rin sila, lalo at kilala naman nila ako, na wala talagang kaaway at hindi rin nasangkot sa kahit anong gulo sa baryo namin. Akala ko noon, nababaliw lang din yung matandang yon. Hanggang isang gabi, ganon pa rin. Lumabas na naman ako ng bahay para ayusin yung pagkagarahe kong baga ng bangka ko. Sa may dalampasigan. Mga bandang 9 PM pa lang yon. Mag-isa lang akong lumabas. Tapos naglakad papunta doon. Nung nasa may pilapil na ako ng palaisdaan, merong biglang nagsalita sa aking likuran. Angelo, inuubos mo talaga ang pasensya ko eh. Sabi po nito. Nagulat ako. Kaya agad kong inilawan pero mas ikinabigla ko na si Mang Reynaldo po yon. Mga ilang hakbang lang sa likod ko. Pero hindi ko talaga naramdaman na nandoon pala siya kung hindi pa ito nagsalita. Nabitawan ko po agad yung dala kong flashlight noon nung mapansin ko na yung mukha ni Mang Reynaldo unti-unti nang nagbabago. Hindi ko po maipaliwanag ng maayos pero ang hindi ko makakalimutan. Unti-unting humaba yung kanyang mga pangil at yung kanyang mga ugat at balahibo. Parang tumutubo. Ang hirap pong ipaliwanag pero nabitawan ko nga po yung ilaw dahil sa kaba. Bago ko pa man madampot yon, dinumog ako ni Mang Reynaldo doon mismo sa may pilapil.
Sinakal po nito ako. Nanihindi nga po ako makasigaw. Hayop ka. Binalaan mo pa talaga yung mag-asawang laging dumadaan dito. Sana pala, inatake ko na lang kayo ng aso mo. Sabi po nito noon, at paulit-ulit rin niyang sinasabi na papatayin daw niya ako. Doon ko na nga po naintindihan kung bakit gano'n na lang ang kanyang galit sa akin. Siya pala yung nilalang na kinakahulan ng aso namin nung dumaan ako doon nung unang gabi. Malalim po yung tubig noon at dahil pala isdaan, ay tubig na po sa magkabilang gilid ng pilapil. Nanghihina na ako noon eh, habang yung itsura ni Mang Rinaldo talagang nagiging mas nakakatakot palalo. Nagalit na galit talaga ito, na hindi ako makawala kahit anong pumiglas ko. Nagulat na lang ako, Sir Dan, nung may kumakahol na aso at biglang tumakbo palapit sa amin at sinakmal nung hayop yung kamay ni Mang Rinaldo. Yung alaga ko pong aso yon. Sumunod din pala ito nung mapansin niya siguro na wala ako sa loob ng bahay namin. Talagang pinagkakagat po nito yung kamay nung aswang kaya nakawala ako. Doon ko na po na itulak si Mang Rinaldo ng bahagya. At sa pagapang ko para makawala, nahulog po ako doon sa may pilapil. Bumagsak po ako sa tubig sa loob ng palaisdaan. Pag-ahon ko, nakita ko na pong nakatakbo na rin yung aso ko. Sinubukan kong sumigaw, pero dahil sa mahigpit na pagkakasakal sa akin bago yon, masakit po yung lalamunan ko na wala pong boses na lumalabas nung una. Pero napansin ko pong ayaw bumaba ni Mang Rinaldo sa tubig. Ayaw po nito sa tubig. Nung subukan ko pong basain siya ng tubig mula sa palaisdaan, na alam naman po nating tubig alat, umiiwas po talaga ito. Pinilit ko ngang sumigaw ulit noon, at nung medyo may boses na pong lumalabas sa akin, mabilis pong umalis si Mang Rinaldo nung nakasigaw na ako. Dahil yung isang bantay sa may palaisdaan ang tsuhin ko, narinig ako agad pagsigaw ko. Doon na po ito tumakbo at tinulungan po ako. Ang bilis pong tumakas ng aswang noon. Sinabi ko ang mga nangyari doon sa bantay. At hinatid nga po nito ako sa bahay namin. Hinang-hina po ako noon eh. Pauwi pa lang kami. Sinalubong ako agad ng alaga kong aso. Kung wala siya, baka patay na ako eh. Pagdating ko sa bahay, gustong gusto kong kumuha ng armas noon at puntahan si Mang Rinaldo. Handa rin yung bantay ng palaisdaan ng tsuhin ko na samahan ako. Pero dahil may sakit sa puso ang kapatid kong lalaki, ay hindi ko na lang po tinuloy. Baka kung mapano pa po ito, lalo at kakalabas lang din po nito sa ospital noon. Kinabukasan po, pinuntahan na nga namin ang tatay ko doon sa bahay nila Mang Rinaldo. Pero akalain mo ba namang nakaalis na po si Mang Rinaldo? Kung ano-anong palusot ang sinabi ng asawa at mga anak nito. Kesyo magpapagamot daw ito sa kanyang sakit sa Maynila, kaya umalis na. Natatawa na lang kami ni tatay noon. At sa totoo lang, may napagkwentuhan kami sa mga nangyari. Ang iba, naniwala. Ang iba naman, tumawa lang. Ganon talaga eh. Hindi mo talaga mapipilit yung iba na maniwala. Si Mang Rinaldo hindi na po bumalik sa lugar. Alam niya kasi na sa oras na bumalik pa siya, ako naman yung gaganti. Hanggang dito na lang po ito at maraming salamat. Magandang araw sa inyong lahat. Sana ay nakikinig kayo dito at nasa maayos kayong mga sitwasyon. Tawagin niyo ako sa pangalang Rico, tubong Iloilo. Nasa 54 na ang edad. At kasalukuyang nagtatrabaho bilang isang tricycle driver dito sa probinsya namin. Nangyari ang lahat ng ito noong nasa mahigit 20 pa lang ang edad ko. Pauwi ako noon galing sa dati ko pang trabaho sa isang hardware shop. Gabi na noon at nakasakay ako sa isang jeep pauwi. Nasa harap ako nakaupo, katabi mismo ng driver. Mga mahigit 2 oras din na biyahe ito.
Lalo at punuan din talaga ang jeep na marami talagang bumababa at meron ding mga sumasakay ulit kapag merong bakante. Isa pa, araw ng Biyernes ito. Kaya marami talagang nag-uuwian na mga estudyante at mga trabahador din kagaya ko. Wala naman akong trabaho sa araw ng Sabado at Linggo. Sakto lang ang patakbo ng jeep noon. Ayos na ayos lang sa akin, lalo at komportable naman ako sa pwestong kinauupuan ko. Nagsimulang magkwento ang driver tungkol lang sa kung ano-ano. Medyo nagtatawanan pa kaming dalawa noon dahil sa kanyang mga kwento. Binigyan pa nga niya ako ng puto na agad ko namang kinain. Kilala ko naman kasi ito at tinatawag ko lang siyang Manong. Lagi ko ring nasasakyan ang kanyang jeep tuwing papunta ko o pauwi. Iilan pa lang kasi yung jeep ng mga panahon na iyon. Hindi pa ganun karami. Nung naubos ko na nga yung puto, may bigla akong napansin. Merong bote ng langis doon lang sa katabi ng kanyang nilalagyan ng mga barya. Nakadikit yun na halatang dinikit talaga doon para hindi matumba-tumba kahit anong galaw pa ng jeep. Napatitig talaga ako agad doon. Dahil nung napansin ko po yun, kumukulo yung langis doon sa loob ng bote. Gusto ko lamang linawin na hindi dahil tumatakbo yung sasakyan, kaya gumagalaw yung laman ng bote. Ibang paggalaw talaga. Kumukulo yun. At sa katunayan, kapag nilapit mo yung mukha mo sa mismong bote, malinaw mo talagang mapapansin yon at maririnig mo pa yung tunog ng pagkulo ng langis doon sa loob. Nung napansin ni Manong na tinitignan ko yon, ay napatingin din ito. "Ano ba yung tinitignan mo dyan?" sabi po nito. At nung tignan din niya, nakita ko talaga ang bakas ng pagkagulat sa kanyang mukha. Kumukulo. Mukhang may pasahero kung hindi ordinaryo. Sabi po nito, "Hindi ordinaryo? Bakit po? At anong kinalaman nun dito sa bote ng langis?" Kumukulo lamang ito kapag merong hindi ordinaryong tao sa malapit. Kapag merong aswang. "Huwag kang magpahalata. Huwag mong tignan masyado yung bote at baka mapansin niya tayo." Sabi agad ng driver, sabay inayos niya ang salamin at parang inisa-isa po nito yung mga pasahero sa likod habang nakatingin sa salamin. Sino kaya sa kanila yung aswang? Maraming matandang pasahero. "Hindi ko alam kung sino," sabi po nito. "Aaminin kong kinabahan ako. Ang weirdo lang talagang pakinggan, pero dahil sa mga nakikita kong nangyayari sa langis, naniwala ako kay Manong, lalo at naniniwala naman talaga ako sa mga aswang." Ang sabi pa ni Manong, "Alam mo, nung unang pagkakataon na mangyari ito, kilala ko talaga yung aswang. Yun bang tipong talagang siguradong sigurado ako kung bakit kumukulo yung langis? Dahil kababaryo ko yon, nakalat din talaga sa amin ang pagkatao. Kaya hindi ako nagtaka nung kumulo yung laman ng bote. Pero ngayon, hindi ko alam kung sino at ang sigurado lamang ako ay hindi ikaw at hindi rin yung mga batang pasahero." Sabi po ni Manong noon. Ayon sa kanya, ilang buwan pa lang daw pala mula nung mabili niya yung langis na iyon sa isang katutubong aita na isa ring albularyo. Ilang buwan pa lang nga daw at dalawang pagkakataon pa lang na kumulo yung laman nun na napansin niya. Dahil baka may ibang pagkakataon pa daw na kumulo rin yung langis pero baka hindi niya lang napansin. Yung pangalawa pa nga, kung hindi ko unang napansin, baka hindi rin daw niya mapansin yung nangyayari doon sa bote ng langis. Lalo at hindi daw talaga malabong magkaroon siya ng aswang na pasahero sa dami nga ng kanyang naisasakay araw-araw. Ang sabi sa akin ni Manong, bantayan daw namin ang mga bababa habang binabantayan rin yung paggalaw ng laman ng bote. Kapag meron daw bumaba at tumigil yung pagkulo ng langis, malamang yun raw yung aswang. Dahil titigil lamang daw yon kapag malayo na ang isang aswang. Isa-isang nagbabaan, Sir Dan. Yung mga sumasakay naman na nadadaanan namin, hindi na namin sinama sa mga pinaghihinalaan namin.
Lalo at kumukulo naman na yon bago pa sila sumakay. May iilan pa ring matanda na hindi pa nakababa. May babae at meron ding lalaki. Habang tumatakbo po yung jeep at pabawas nga ng pabawas yung mga naunang pasahero, mas lalo po akong kinakabahan. Lalo na at yung ibang mga matatandang pasahero ay kilala ko rin at kababaryo ko mismo. Hanggang sa meron pong grupo na sumakay, anim yata sila na mga estudyante kung tama yung pagkakaalala ko. Kaya umusog po doon banda sa amin yung dalawang matanda. Doon na nga merong nangyari na parang nauwi na lang sa dalawa kahit mga limang matatanda pa naman sana yung natitira sa mga naunang pasahero. Umusog yung dalawang matanda malapit doon sa amin ang driver. Bali nasa likod na mismo namin. Nasa kaliwang upuan yung isa habang nasa kabila naman yung isa pa. Doon na po nagrevolusyon lalo yung langis sa loob ng bote. Mas lumakas po yung pagkulo nung nandoon na mismo sa likod namin nakaupo yung dalawang matanda. Naintindihan ko agad noon na mas malapit yung aswang ay lumalakas rin yung pagkulo ng langis sa loob ng bote na umabot na nga sa punto na umaapaw na yon. Alam niyo po yung tipong meron namang takip yung bote pero lumalabas na nga talaga ang ibang mga langis. Grabe po yung kaba ko noon dahil nasa likod na mismo namin eh. Nung medyo halata na talaga yung nangyayari sa bote, mabuti na lang at agad na merong kinuhang basahan si Manong at tinakpan po niya yung bote gamit yon. Mga 30 minutos sigurong nagkaganon lang hanggang nagbabaan na rin talaga yung karamihan sa mga natitirang pasahero. Kami-kami na lang na nasa dulong baryo at dulo din ng ruta ng jeep yung mga nandoon. Tama kayo nang naiisip. Nagkataon pa talaga na yung dalawang matatanda sa likod namin ay kababaryo ko rin. Pero hindi magkaano-ano yung dalawa. Kaya alam ko noon na isa lamang sa kanila yung aswang na dahilan ng pagkulo ng langis sa bote. Yung masakla pa, kilalang kilala ko yung dalawa. Pareho kami ng lugar na bababaan. Kaya naghalo-halo na agad ang iniisip ko noon. Tinapik ako ni Manong sa balikat dahil tensyonado na nga ako. Ginawa niya siguro yon para sabihin sa akin na kumalma lang. Kaya kumalma naman po ako. Nakakahiyamang aminin pero may pagkanerbyoso rin talaga ako ng mga panahong ito. At mas kinabahan nga ako noon nung nagsalita yung isa doon sa dalawang matanda na nasa likod namin. Natawagin nga nating Lolo Moroy. Ano ba yung bagay na natakpan ng basahan? Tanong po nito. Hindi sumagot si Manong kaya ako naman yung sinabihan niya. Iho, pakitanggal naman yung basahan. Sabi po nito sa akin. Sabay turo doon sa bote na tinakpan nga namin ng basahan. Nung lingunin ko po si Lolo Moroy, ang talim na po ng tingin nito. Talagang tinignan po nito ako ng masama. Alam ko na noon na alam na niya yung nasa likod ng basahan. Baka nga matagal na rin niyang tinitignan. Kaya siya umusog talaga sa likod mismo namin. Tinignan ko rin yung isa pang matanda. Pero nakapikit lang ito. Kaya sigurado talaga kami noon na si Lolo Moroy yung aswang. Siya talaga yon. Hanggang marating na nga namin ang lugar kung saan kami bababa. Hindi na nga namin natanggal pa yung basahan at hindi naman namilit yung matanda. Papasok po yung daan doon. Kaya hanggang doon na lang din talaga yung mga jeep at maglalakad pa po ako. Dali-daling bumaba yung matanda at naglakad palayo. Nung tinanggal namin yung basahan, hindi na po yun kumukulo. At may bawas na rin talaga ang laman nun dahil umapaw na nga po yun. Ang sabi po ni Manong, aswang yun iho. Malapit ba sa inyo yung bahay nun? Tanong pa po nito sa akin. Pero malawak pa kasi yung lugar papasok. Kaya kahit pareho kaming doon bumaba, hindi naman talaga magkalapit yung bahay namin. Bumaba na ako noon pero
Kinakabahan ako siyempre. Sino ba namang hindi? Lalo at ito ang unang pagkakataon na maranasan ko po yung mga ganon. Ang sabi lang po ni Manong, mag-ingat daw ako. Nagdaka lang ang kanyang konduktor kung anong ibig sabihin namin. Dahil nandoon naman nga siya sa likod ng jeep, nakasabit lang. Kaya wala siyang kaalam-alam sa mga nangyari. Nagpaalam na ako noon at nagmadaling naglakad pa uwi. Yung ibang mga bumaba, malapit lang yung kanilang mga bahay. Samantalang yung akin, mga ilang minutong lakaran pa. Binilisan ko yung paglalakad dahil aaminin kong kinakabahan ako. Pero hinanda ko naman ang sarili ko na lalaban pa rin ako kahit ano pa. Sa ganong edad ko noon, ang payat ko pa eh. At maliit na lalaki lang po ako. Nakaramdam ako bigla na merong naglalakad sa aking likuran. Pero nakita ko namang naglakad na palayo si Lolo Moroy pagkababa ng jeep, kaya lakas loob ko po yung nilingon. Pero wala namang tao sa likuran ko. Maya-maya pa, nakaamoy na ako ng kakaibang amoy. Mabaho na hindi ko maipaliwanag. Parang yung mabahong insekto na sinasabi nga nila na meron daw aswang sa malapit kapag ganon. Pero mas malala pa doon na napatakip na nga ako ng aking ilong. Masama na yung kutob ko noon na alam kong baka si Lolo Moroy pala yon. Kilala kita. Alam kong nandyan ka lang sa paligid, Lolo Moroy. Sabi ko po noon, talagang pinangalanan ko na. Lalo at medyo wala ring mga bahay doon kahit medyo maliwanag naman. Dahil panahon ito na nagpalagay ng streetlights yung barangay namin sa mga madidilim na parte ng lugar. Nagulat na lang ako nung sa gilid ng daan ay merong lumabas na tao. Si Lolo Moroy. Nakangisi po ito at talagang humarang ito sa aking dinadaanan. Ano naman kung kilala mo na ako? Akala mo ba talaga may magagawa ka kapag inatake kita? Sabi po ng matanda. Harap-harapan po ito ah. Dumampot ako ng kahoy sa gilid ng daanon. Pero nung tignan ko po yung matanda, nanlilisik na po yung mga mata nito. Wala itong pakialam kahit medyo maliwanag doon banda. Napasigaw na ako ng tulong nung yumuko yung matanda sa lupa, na hindi ko rin maintindihan kung bakit. Tatakbo na sana ako pabalik. Pero laking pasalamat ko nung sa likod ko ay biglang may sumisigaw at tumatakbo palapit sa akin. Si Manong driver at ang kanyang konduktor. Napatayo bigla si Lolo Moroy nung mangyari yon, na parang medyo natauhan. Sabi ko na nga ba, aabangan ka ng matandang ito, kaya sinundan ka namin ng palihim. Sabi po ni Manong noon. Kaya pala may naririnig akong naglalakad sa likod ko. Pero hindi ko nakita nung aking lingonin dahil nagtatago lang din pala sila. Alam naming aswang ka. Subukan mo lang na mga atake. Tandaan mo, tatlo kami. Hindi kami mag-aalin lang ang patayin ka dito. Sabi ni Manong noon habang merong hawak na tubo. Doon na nga biglang tumakbo yung matanda. Papasok doon sa may kakahuyan sa gilid ng daan. Nakahinga ako ng maluwag noon. Hinatid nila ako sa bahay namin. Nung malaman yun ng tatay ko, galit na galit po ito. Kahit ako rin naman, galit din. Pero pinayuhan kami ni Manong na wag nang puntahan si Lolo Moroy. Ang sabi nito, sa hinala daw niya aswang din yung ibang kapatid ni Lolo Moroy. At wag na raw naming palakihin pa at baka meron pang mapahamak. Mag-ingat na lang daw talaga kami. May punto naman siya, kaya kumalma naman kami ng tatay ko. Pagkatapos po noon ay umalis na nga sila. Simula noon, hindi na makatingin ng diretso sa amin si Lolo Moroy. At umiiwas na rin talaga ito. May mga napagsabihan kaming kapamilya tungkol sa nangyari. Pero sa ngayon po, patay na rin yung matanda. Yung dalawang kapatid niya na nabubuhay pa, pinaghihinalaan din talagang aswang sa lugar namin. Hanggang dito na lang din po ito. Maraming salamat po. Elena nga pala ng Iloilo.
Ngayon lang ako naglakas loob na magpadala ng kwento. Kahit matagal na rin akong nakikinig. Taong 2004, nagtrabaho ako noon sa isang lending company. Bale, naatasan akong maging kolektor sa isang baryo. Medyo may pagkaliblib na baryo po ito. Pero dahil medyo marami namang mangungutang doon, ako nga yung pinadala bilang taga-kolekta. Simple lang naman yung trabaho. Bawat linggo, may meeting kami ng mga mangungutang kung saan doon ko po kinokolekta at nililista ang kanilang mga bayad. Weekly kasi yung bayaran. Medyo stricto noon yung kumpanya namin na hindi ko na nga rin babanggitin pa. Ito kasi yung mga panahong bagong simula pa lamang ang mga ganitong pautang sa mga baryo-baryo. Kaya meron talagang nakatalaga sa bawat baryong aming pinupuntahan. Nagkataon na sa baryo kung saan ako naka-assign, medyo pamilyar naman ako. Yun ay dahil dalawang barangay lang din ang layo nito, mula sa barangay kung saan nga ako lumaki at nakatira. Pero nung kabataan ko, hindi naman kami masyadong pinapayagan na pumunta sa baryong ito dahil nga sa kanyang reputasyon. Medyo sikat kasi yung baryo na marami daw mga nakatirang aswang. Pero nung tumanda na nga ako at nagtrabaho na, baliwala na lang rin sa akin yon. Minsan inaabot rin ako ng gabi. Lalo kapag meron pa akong hinihintay na makapag-abot ng kanilang bayad. Minsan kasi nade-delay dahil nga hinahanapan pa nila ng paraan. Hindi talaga ako pwedeng umalis hanggat hindi na ako kumpleto. Sinusundo naman ako ng asawa ko noon. Dahil nga meron na rin kaming cellphone noon. Bigay lang din sa amin ng mga kamag-anak ng asawa ko na nasa Amerika. Yun bang mga Nokia na ang bibigat pero matibay? Ganon po yung gamit namin noon. Naglalakad lang ako papunta sa may waiting shed sa labasan banda ng baryo. Dahil doon nga merong signal. Doon po kasi sa lugar kung saan kami nagbi-meeting at nagkakabayaran, wala talagang signal pa. Kung minsan naman, husa naman akong sinusundo at inaantay ng asawa ko dahil meron naman kaming motor. Pinaliwanag ko lang muna yung baryo at yung mga nangyayari sa trabaho para alam nga ninyo yung pinagmulan at mas maintindihan ninyo yung kwento. Isang araw, pumunta ako sa baryo gaya ng normal na nangyayari. Araw po kasi yon kung kailan dapat maningil na ako. Bandang hapon ako lagi pumupunta dahil 2 PM naman yung meeting namin na napagkasunduan. Siyempre, tinanong ko rin muna yung mga taga doon kung anong oras ba sila komportable. Para ganong oras na lang po lagi yung meeting namin. Nagkabayaran na at nagkalistahan noon at lumipas na nga rin yung mga 2 oras nung mapansin ko na merong isang taga doon na hindi sumipot. Tinanong ko sila kung bakit hindi ito pumunta at kailangan nga sanang kumpleto talaga yung bayad. Siyempre, hindi naman sila makakarinyo ng utang kung hindi nila muna bayaran. At noong araw, damay-damay rin. Kaya kung merong isang hindi disiplinado sa pagbayad ng utang, madadamay rin yung iba. Matatagalan din silang makautang ulit. Yung hindi sumipot sa meeting, tawagin po nating Aling Chona. Medyo maedad na rin po ito. Kaya naisip ko na baka meron lang mahalagang ginawa kaya hindi pa nakakarating. Inantay pa namin ng mga 30 minutos pero wala talaga. Kaya yung ginawa ko, nakiusap ako sa isang taga doon na puntahan na sa bahay nila si Aling Chona at sabihin kailangan ko talagang makolekta ang bayad niya o kahit sumipot man lang siya doon para makapagpaliwanag at malaman ko ang dahilan. Baka matulungan ko pa kasi. At syempre, ginagawa ko lang din yung trabaho ko. Pinuntahan ngayon at sinabi na rin na kahit pumunta lang siya para magpaliwanag sa akin at baka matulungan ko nga. Pero yung sabi ng pinapunta ko, ayaw daw talaga nitong sumama at pinapasabi lang daw nito sa akin na wala siyang pangbayad at wag ko na raw siyang antayin na pumunta pa doon. Syempre ako naman,
na problema din dahil mahigpit nga rin yung kumpanya. Willing pa sana yung iba na abonohan muna yung kayaling tsona. Pero dahil nga sa pinakita nitong katigasan ng ulo, na ayaw talaga niyang sumipot. Medyo nawalan din ng gana yung iba, na gusto pa man sana ding tumulong. Lagpas alas 5 na nga noon, nung gusto ko na sanang umalis na para sa sunod na lang na linggo ayusin yung problema. Pero nagulat kami nung pumunta doon si Aling Chona kasama ang kanyang asawa at pinagmumura po nila ako. Talagang sila pa yung galit at ang sigurista ko raw masyado. Samantalang aalis na nga rin sana ako. Hindi ko lang rin maintindihan dahil gusto ko lang naman sanang pumunta siya para nga makapagpaliwanag at baka matulungan pa nga namin. Kaya inawat kami noon at talagang umabot pa sa barangay. Nagkaliwanagan naman pero yung mga tingin ng mag-asawa sa akin talagang iba na. Yung tipong alam mong kahit nagkaliwanagan na, nandoon pa rin yung kanilang galit. Medyo padilim na nung naglalakad na nga ako papunta sa may waiting shed pagkatapos ng lahat ng mga nangyari. Mag-isa lang ako noon. Habang naglalakad, bigla-bigla na lang akong kinilabutan na hindi ko nga alam kung bakit. Nagtayuan lang yung mga balahibo ko. Ilang sandali pa, parang may sumusunod sa aking likuran. Nararamdaman ko lang na parang may naglalakad. Makailang ulit kong nilingon pero wala naman eh. Medyo masukal pa naman sa magkabilang gilid ng daan dahil puro nga mga punong kahoy at makakapal na mga damuhan. May tao ba dyan? Sigaw ko po noon. Pero wala namang sumagot. Tanging huni lang ng mga kuliglig yung naririnig ko noon. Nagmadali na lang akong makaabot na sa may waiting shed. Pagdating na pagdating ko doon, nag-text na ako agad sa asawa ko. Pero meron akong biglang narinig na parang nag-aangil. Merong ilang mga motor na dumadaan kaya nawawala-wala yon. Ngunit kinilabutan na talaga ako. Dahil doon nga sa may likod mismo ng waiting shed, yung naririnig kong umaangil, Sir Dan. Alam ko talagang kakaiba na. Sakto naman. Na nakita ko na sa hindi kalayuan, merong paparating ulit na motor. Sa tunog nun, alam ko talagang yung asawa ko na yon. May kalumaan na kasi yung ginagamit naming motor. Na talagang kahit malayo, alam ko agad kung sino yung paparating. Mukhang hindi na nga niya ako inantay na mag-text. At nagkusa na nga ito na sunduin ako. Sanay na rin kasi siya na ginagabi ako minsan kaya alam na rin niya at kusa na lang din siyang pumupunta minsan. Ako na mismo noon ang umalis na sa may waiting shed at halos patakbo ko ng sinalubong yung asawa ko. Paglapit ko sa kanya, agad na nga akong umangkas. Bakit ka namumutla? Tanong pa ng asawa ko noon dahil napansin nga niya na parang natatakot ako. Hindi ako sumagot. Pero nung nilingon ko na doon banda sa may waiting shed, may nakita akong isang hayop na lumabas sa may damuhan at nakatingin sa amin habang papalayo na nga kami. Pag-uwi ng bahay, sinabi ko yon sa asawa ko. At tawa po ito ng tawa. Baka napraning lang daw ako. Naayos naman na daw sa barangay at kung ano-ano pa rin daw yung pinag-iisip ko. Na may mga aswang-aswang pangaraw akong nalalaman. Nung sumunod po na linggo pagbalik ko doon, hindi na naman po sumipot si Aling Chona sa meeting namin. At meron ding dalawa pang nagpapaantay daw dahil inaasikaso pa raw nila ang kanilang pangbayad. Okay lang naman sa akin yung iba dahil nagpapaantay lang at naghahanap naman ng paraan. Pero nadismaya na nga talaga ako kay Aling Chona. E dapat nga nandoon na siya dahil dalawang linggo na yung dapat niyang bayaran. Kahit man lang sana sumipot siya para mapag-usapan namin kung ano nga bang problema.
Pinakalma ko lamang yung sarili ko noon dahil pasensya rin talaga ang puhunan sa ganitong trabaho. Inantay namin yung mga nagpapaantay. Inabot na naman po kami ng mga ilang oras. At lagpas alas 5 na nga sila nagdatingan. Ang kinagandahan lang doon ay meron na silang daladalang mga pangbayad. At talagang paulit-ulit pa silang humihingi ng pasensya sa akin. Dahil halos padilim na nga rin nung magdatingan sila. Bagay na hindi na rin bago sa akin dahil sanay na nga akong umuwi ng gabi. Yung nakakalungkot lang, wala talaga si Aling Chona. Dahil hindi nga talaga ito sumipot. Inasikaso ko lamang noon yung mga iba pang dapat asikasuhin. At nakiusap ako sa isang taga roon na mangungutang din nga na sabihan niya si Aling Chona na sumipot naman dahil dismayado na nga ako sa kanya. At baka sa susunod ay hihingi na ako ng tulong sa opisina at para mapag-usapan nila mismo. Kasi ganoon naman talaga ang nangyayari. Kapag merong tao na parang wala na nga talagang balak magbayad. Dahil hindi na rin sumisipot sa mga meetings. Sinabi naman sa akin nung pinakausapan ko na makakarating daw kay Aling Chona yung mga pinapasabi ko at umalis na nga rin ito. Mga ilang minuto pa bago naman ako umalis na at naglakad papunta doon sa waiting shed. Hindi na ako nag-iisip ng kung ano-ano noon at baka matakot lang ako. Nakarating naman ako doon at inext ko na nga yung asawa ko. Madilim na rin talaga noon, Sir Dan. Nagulat na lang ako nung may naglalakad papunta doon. Dumapit doon sa may waiting shed. Si Aling Chona. Akala ko magbabayad o hihingi ng dispensa. Pero tumingin-tingin lamang ito sa paligid. Na parang tinitignan po nito kung meron bang tao. Tapos agad po itong lumapit sa akin at merong pabulong na sinabi. Talagang ginigipit mo kami, no? Mag-ingat ka, iha. At baka hindi mo kilala yung binabangga mo. Sabi po nito sa akin. Habang sinasabi po niya yon, nanlilisik na po yung kanyang mga mata. Nung napatras po ako sa kinatatayuan ko, bigla pong umisi yung matanda at nung binuka po nito yung kanyang bibig, nakita ko po talaga, Sir Dan. Talagang pinakita po nito sa akin kung paanong dahan-dahang humahaba ang kanyang mga pangil. Sumisigaw na ako noon dahil takot na nga ako. Pero parang walang lumalabas na boses sa akin. Hindi talaga natakot yung matanda, samantalang medyo maliwanag doon dahil may ilaw malapit sa waiting shed. Kaso wala nga lang bahay na malapit. Meron lang pong street light. Sisigaw na nga sana ako ulit. Nung bigla naman akong sinakal ng matanda. Babaeng matanda po ito, ah. Pero ang lakas po niya. Mabuti na lang, ah, at may nadukot akong gunting sa aking bag. Lagi ko kasing dala yon dahil nauso po noon yung pagre-recycle ng mga plastic na pabalat ng mga chicherya o kung ano-ano pa. Ginagawa ko po yun habang naghihintay minsan. Ibang-iba na po yung itsura ng matanda noon, eh. Yung buhok po nito, parang nagtatayuan din. Nung madukot ko po yung gunting, talagang sinaksak ko na nga po yung kamay po niyang ginagamit sa pagsakal po sa akin. Nakailang saksak po ako noon sa kanyang kamay bago niya ako binitawan. Siyempre, hindi naman po bumaon talaga yon. Dahil hindi naman po sobrang tulis ng gunting. Pero sapat na po yon para mabitawan niya ako. Galit na galit noon yung matanda. Pero natigilan ito nung makita niyang merong paparating na motor. Yung asawa ko po yon. Dahil alam na alam ko nga yung tunog ng motor namin. Bago pa man ako mahawakan ulit ng matanda, tumakbo na po ako pasalubong sa asawa ko at sumigaw ng sumigaw. Gulat na gulat noon yung asawa ko, kaya nagpaliwanag ako. Pero halos hindi na ako makapagsalita ng diretso dahil nga sa nerbiyos. Kaya tinuturo ko yung nasa waiting shed
Nung lingunin ko nga po ulit yon, nakita namin pareho ng asawa ko yung matanda na mabilis na nagsuot sa kakahuyan sa likod ng waiting shed. Ang bilis po nun. Mabuti na lang at nag-alangan siya nung makita niyang merong motor na paparating, dahil kung hindi, pwedeng-pwede pa talaga niya akong patayin o saktan kung ginusto lamang niya. Umuwi na lang kami noon ng asawa ko. Nakita nga niya yung mga dugo sa gunting at sa kamay ko, pati na rin yung marka ng pagsakal sa aking leeg. Kinabukasan, agad-agad nga po kaming bumalik, Sir Dan, kasama ang mga kapatid ng asawa ko. Pero sinabihan ko lang po sila na huwag maghanap ng gulo. Sinadya namin agad yung bahay nila Aling Chona. Iginiit ko yung mga nangyari, pero tinatanggi po nila. Sinabi kong patunay yung mga sugat. Pero nung tignan po namin ang kanyang kamay, yung mga sugat po nito, nandun pa rin po pero parang naghilom na. Yung tipong parang pagaling na talaga. Sabi po niya, sugat daw niya yon nung nagapas sila ng mga tanim nilang palay sa maliit nilang palayan. At kung kagabi lang nga daw yung sinasabi ko, edi sana preska pa daw yung sugat. Yun po talaga yung term na ginamit niya. Iyang tanda na po niya para magapas pa ng palay. At yung mga sugat niya, doon din po talaga yung mga sinaksak ko. Pero nagdatingan na rin po noon ang ibang mga kamag-anak ni Aling Chona, dahil mukhang nakatunog po yung mga ito na pumunta nga kami doon. Nung mapansin ko pong nagsisimula na pong magkataasan pa ng boses, inawat ko na lang po noon yung asawa ko pati na rin yung kanyang mga kapatid, bago pa nga po tuluyang magkataasan ng boses at magkagulo. Umalis po kami noon at nag-resign na rin po ako sa trabaho ko. Hindi ko na po sinabi kung anong dahilan, basta sinabi ko lang na ayaw ko na. Wala pong nakaalam nun masyado, dahil nga po hindi naman po kami nagkwento. Umiwas na lang po talaga kami. Na-trauma din talaga ako, dahil sa totoo lang, muntik na akong patayin ng aswang na yon. Mabuti na lang at may mga ganitong programa na malaya kaming magbahagi ng mga kwento. Dahil pag kwento ko to sa iba na ako lang, siguradong walang maniniwala eh. Ilang pagkakataon ko na rin sinubukan, pero wala rin. Ngunit malinaw sa akin, Sir Dan, na aswang si Aling Chona, pero hindi ko na rin alam kung buhay pa ba ito o hindi. Matagal-tagal na rin kasi nang mangyari ito. Hanggang dito na lang din po itong kwento, at maraming salamat sa pagkakataong may bahagi ito sa inyo.